Ano nga ba ang magiging kinabukasan mo kung ipinakasal ka sa lalaking kilalang babaero? Dahil sa naabutang eksena sa silid ng isang lalaki, ay ipinakasal si Ava ng kanyang konserbatibong lola sa kapitbahay niyang babaero, na ipinagtaka niyang pumayag dahil ang tingin nito sa kanya ay pangit at baduy. Magiging masaya kaya ang pagsasama nila? O mauuwi lang din sila sa hiwalayan? Alamin po natin ang kwentong Sanay Mag-iwan Po Sa Inyo ng Ngiti, Aral at Inspirasyon. Pero bago po tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay pakiclick po ng subscribe button at ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga kwentong pag-ibig mula sa puso. Maraming maraming salamat po. Kakamot-kamot sa ulo ang napapanot ng kapitan ng Barangay San Isidro. Halatang suko na ito sa pag-aayos ng dalawang pamilyang mortal na magkaaway ng kanilang lugar. Halos linggo-linggo na lang kung magharap-harap sila ng mga ito. Ang pamilyang manlulupig na kinabibilangan ni na Tito Frank, 35 years old, Tito Edwin, 39, at ng 10 taong gulang na batang lalaking si Simon. Ang kabilang pamilya naman ay ang pamilyang Santo Domingo na sina Tita Mayinhin, 38, Tita Mayumi, 35, at ang 8 taong gulang na si Ava. Madalas sa barangay ang dalawang pamilya dahil sa away ng dalawang bata at nakikisali naman ang mga matatanda. Katulad na lamang ng araw na iyon. Naglalaro ng tumbang preso ang mga batang lalaki sa harap ng bahay ng mga manlulupig. Laging taya ang batang si Simon. Pikunin ito at hindi ito nagugustuhan ng bata. Hindi niya rin kayang habulin ang mga kalaro dahil sadyang mabibilis tumakbo matapos matumba ang lata. Nang hindi na ito makatiis, pinulot nito ang lata at inihagis kung saan. "Ayoko na maglaro! Umuwi na nga kayo!" sabi ng bata sa mga kalaro. "Ang daya mo naman, Simon! Pikunin ka lang eh! Lagi ka kasing taya!" Pangaalas ka ni Abet, isa sa mga batang lalaking kalaro ni Simon. May narinig silang palahaw na iyak sa katapat na bahay, ang batang si Ava, na nooy naglalaro naman ng manika kasama ang kaibigan. Sapo nito ang dumudugong noo. Tinamaan ng inihagis na lata ni Simon. Nagsitakbuhan ng mga bata palapit kay Ava. "Naku! Simon, yari ka! Tinamaan mo si Ava! Nasugatan ng noo niya!" sabi ni Abet. Tumakbo ito patungo sa bakering pag-aari ni na Ava at tinawag ang mga tiyahe nito. "Bakit hindi ka kasi umilag? Ayan tuloy, tinamaan ka!" paninisip pa ng batang si Simon. "Ikaw talaga, Simon? Ikaw na nga ang nakatama eh. Ikaw pang nagagalit. Magsuri ka kaya kay Ava." Wika naman ng matabang batang si Patty, kalaro at kaibigan ni Ava. Wala itong puknat sa paggagat ng hawak na hamburger. "Bakit ako magsusuri? Wala akong kasalanan." Sagot ng batang si Simon. "Bad ka talaga, Simon!" Wika naman ng batang si Ava. Kahit paikbi-hikbi at hawak-hawak ang dumudugong noo. Lumapit ito kay Simon, gamit ang paa, ay tinadyakan nito ang salbahing batang lalaki. Tinamaan ang nasa gitna ng manghita nito, napaikik ang bata. Hindi maipinta ang mukha nito. Balak gumante, iniumang ang kaanang kamay upang suntukin si Ava. Siya namang pagdating ng mga tiyahe ni Ava. "Hay, hay! Napakasalbahin mo talagang bata ka! Ikaw na nga ang nakasakit, ikaw pa itong matapang?" Galit na sabi ni Tita Mahinhin. Ang kasama naman itong si Tita Mayumi ay lumapit at inalo ang umiiyak na batang si Ava. "Mahinhin! Bakit mo sinisigawan yung bata? Nasaktan din naman si Simon na. Sapul pa nga yung kaligayahan ng pamangkin ko." Sabi naman ng parating na si Tito Edwin.
Ayan, dyan kayo magaling, mga manlulupig. Mano bang pagsabihan nyo yung pamangkin nyo? Para naman marunong umako ng kasalanan, hindi yung kinakampihan nyo pa. Galit na sigaw ni Mahinhin. Huwag ka namang sumigaw, Mahinhin. Hindi bagay sa pangalan mo. Hayaan na natin ang mga bata. Tutal, nakaganti naman na si Ava. Napuruan niya ang kaligayahan ng pamangkin ko. Baka nga kami pa ang dihado. Alam niyo namang si Simon, ang pag-asa para maparami ang lahi ng mga manlulupig. Wika naman ni Tito Frank, palabas ito ng bahay. Kayo pa ang dihado ha? Kita niyo ngang ang pamangkin namin ang duguan? Ipapamedikolikal namin si Ava. Magkita-kita tayo sa barangay. Overacting, nasabi naman ni Tita Mayumi. Taas ang mga kilay. Hinila nito ang batang si Ava papasok ng bahay upang bigyan ng paunang lunas ang sugat nito. Hindi kami makakapayag na hindi magbayad ang mga manlulupig, Kapitan. Abay, sobra-sobra na ang pangapin nila sa amin. Kitang-kita naman ang ebidensya, duguan ng pamangkin ko. Exaggerated, nasabi ni Tita Mayumi. Overacting ka naman masyado, Mayumi. Halos gasgas lang naman ang sugat ni Ava. Sagot naman ng iritadong si Tito Frank. Ayan, dyan kayo magaling mga manlulupig. Akala nyo, kahit gasgas lang ay hindi kami nasasaktan. Makahulugang litanya ni Mayumi. Napailing si Frank. Lumabas din ang totoo, Mayumi. Hindi ang tungkol sa mga bata ang ipinagpuputok ng butsi mo. Ang tungkol sa nakaraan natin. Kung sana kasi, ibinababa mo yung pride mo, eh di masaya tayong nagsasama ngayon. Nagkatinginan ang mga lupon at ang kapitan. Napapailing ang mga ito. Dapat lang yun sa inyo, mga babaero, mga manluloko. Galit na sigaw ni Mayumi. Sandali, sandali. Huwag kayong magsigawan dito. Naririnig kayo ng mga pamangkin nyo. Pag-usapan nyo na lang ng maayos ang personal nyong alitan, Mayumi, Frank. Awat ng konsumidong kapitan. Napatayo pa ito sa kinauupuan. Walang nangyaring pagkakasundo sa barangay conciliation ng dalawang pamilya. Sa halip, lalo pang nagkainitan ang mga ito. Maging ang dalawang bata ay halos araw-araw din kung magbangayan. Kaya lumaki silang mainit ang dugo sa isa't isa. Si Ava ay lumaki sa poder ng mga tita niyang matatandang dalaga at Lola Ising na konserbatibo. Hindi naman siguro maikakaila dahil nga sa mga pangalan ng tatlong babaeng anak at sa apelyido nilang Santo Domingo. Maging siya ay hindi nakaligtas dahil sa buong pangalan niyang Ava Maria Purisima. Idagdag pa na naninilbihan si Lola Ising sa simbahan bilang katikista ng halos dalawang dekada na. Ang panganay nitong anak na si Makahiya na mama naman niya ay namatay noong dalawang taong gulang pa lamang si Ava dahil sa breast cancer. Kaya kinukup siya ng mga tiyahin at lola niya. Walang nakamulatang ama si Ava dahil ayon sa lola niya, tatlong buwan pa lamang siya sa sinapupunan ng ina ay iniwan na nito ang mama Makahiya niya dahil sa ibang babae. Kaya galit na galit ito sa tatay niya. Dahilan upang hindi ipadala sa kanya ang apelyido ng ama. Bagaman, lumaking walang ama, hindi naman iyon ramdam ni Ava. Dahil lagampanan iyon ang buong pagmamahal ng mga tiyahin at lola niya. Naging responsableng ina at ama ang mga ito sa kanya. Na ibibigay lahat ng pangangailangan niya sa pamamagitan lamang ng maliit nilang panaderya at mga pwestong pinauupahan sa palengke. Pakiramdam nga niya'y hindi na nakapag-asawa ang mga tiyahin dahil sa pag-aalaga sa kanya. Kahit ang sinasabi ng mga ito'y ayaw nilang mag-asawa dahil lahat umano ng mga lalaki ay para-parehong manluloko. Patunay na dito ang tatay niya. Maging si Tito Frank sa katapat na bahay. Dati itong kasintahan ng Tita Mayumi niya, ng babae, kaya hiniwalayan ng tiyahin. Kung sina Ava ay bakery ang negosyo na nakapwesto sa gilid ng kanilang bahay, sina Simon naman ay itlugan. Nakapwesto rin ito sa gilid ng bahay ng mga ito, katapat ng bakery nila.
ang dalawang matandang binatang tiyuhin din ang nagpalaki kay Simon dahil hiwalay ang mga magulang nito. Naglayas ang mama ni Simon nang malamang may ibang babae ang papa nitong nakatatandang kapatid ng mga tiyuhin. Nasa Maynila ang papa nito, nagtatrabaho sa isang tanyag na engineering company. Minsan lang sa isang buwan kung umuwi. Ang balibalitay, may iba na itong pamilya. Ganon din ang mama ni Simon, nakapangasawa ng banyaga at sa ibang bansa na nakatira. Kaya naiwang mag-isa ang bata sa poder ng mga tiyuhin. Sa loob ng classroom, habang nag-aantay sa kanilang class advisor, abala si Ava sa pagbabasa ng kanyang libro sa isang sulok, samantalang ang mga klase niya ay nag-uumpukan at nagdadaldalan. Ang kaibigan si Patty naman na nasa tabi niya ay walang inatupag kundi kumain. Kita naman ang resulta sa matabang katawan nito. Lumakas ang ingay sa loob ng classroom. Ang leader ng pagpapasimula ng ingay ay walang iba kundi si Simon. Prente itong nakaupo sa silya ng kanilang teacher, sa harapan at nakataas ang mga paa sa ibabaw ng lamesa. Mula elementary hanggang ngayong high school, ay kaklase ni Ava ang nakakairitang mayabang na si Simon. Matalino si Ava, mataas ang IQ kumpara sa mga kaedad niya, kaya accelerated siya ng 2 taon. Pareho silang nasa first section, dahil matalino naman si Simon. Hindi lang napaghahalata, dahil madalas itong laman ng guidance office, kaya madalas na napapatawag ang mga tiyuhin nito. Natigil sa pagbabasa si Ava nang maramdamang may bumatod sa ulo niya ng chok. Nang lumingali nga si Simon, nakataas ang gilid ng labi nito at nakakrus ang mga balikat. Tila proud pa nitong ipinahihiwatig na ito ang nang bato sa kanya. Masyado ka namang subsob sa pag-aaral dyan, manang. Baka mamalayan na lang namin graduate ka na ng kolehiyo. Malakas na sabi ng binatilyo, na binuntutan pa ng malakas na pagtawa. Nagsitawanan din ang mga kaharap nito. Tiningnan naman ito ni Ava ng masama at ni Patty. Manang kung tawagin siya ng mga ito o ng iba dahil sa konserbatibo niyang pananamit. Sa lahat ng estudyante sa kanilang eskwelahan, siya lang ang bukod tanging may uniformeng nakahanggang sakong ang asul na palda at nakaputing long sleeve blouse. Isama pa ang palaging nakapusod na buhok at malaking antipara, dahil may kalabuan din ang mga mata ng dalagita. Simon! Simon! Nandiyan na si Miss Katakutan! Humahangos, nasabi naman nang papasok sa classroom na si Aris, isa sa mga kaklase nila. Nagsisilbing lookout. Ang tinutukoy nitong parating ay ang terror nilang class advisor. Mabilis na nagsikilos ang mga estudyante at naupo sa mga nakatalagang upuan ng mga ito. Kaya bago pa man makapasok si Miss Katakutan, ay tahimik na ulit ang buong klase. Binati nila ang guro nang makapasok sa classroom. Bago pa man ito makagante ng bate, ay sumalubong na ang mga kilay nito. Sinong may kagagawa nito? Galit na tanong ng guro. Nang makita ang nagkalat ng mga putol na chok sa table, maging ang vandalism. Napatigil ito sa akmang paglapag ng bag sa lamesa. Nagsipagyuko ang mga estudyante. Alam ng lahat na si Simon ang may kagagawan nun. Pero dahil takot ang mga ito sa binatilyo, kaya ayaw magsumbong. Alam nila ang kayang gawin ni Simon sa kanila kapag ikinanta nila ang huli. Pero hindi si Ava. Ito ang pagkakataon niya makagante sa lalaking kinaiinisan sa pambabato ng chok nito sa kanya kanina. Nagtanong ulit ang guro, sambakol na ang mukha nito. Tumayo si Ava. Miss Katakutan, si Simon manlulupig po ang may kakagawan niyan. Sumbong ng dalagita. Nanlisik ang mga mata ng guro. Ikaw na naman manlulupig! Nagtataka talaga ako kung bakit narito ka sa first section. Gayun wala ka namang ibang ginawa kundi pasakitin ang ulo ko. Galit na sabi ni Miss Katakutan. Lumapit ito kay Simon at piningot ang tenga nito.
Napangiwi naman ang pasaway na binatilyo, habang lihim na nagtatawanan ang buong klase. Maging si Ava ay patawa-tawa rin. Inambahan siya ng suntok ng galit na si Simon. Subalit na hindi na tinag ang dalagita, inirapan niya lang ito, kaya lalo itong namula sa galit. Matapos malinis ni Simon ang lamesa ng guro base sa utos nito, ay nagsimula na ang klase. By the way class, kailangan ko ng at least isang representative na pwede mag-intermission number para sa program ng darating yung prom night. May gusto bang mag-volunteer? Tanong ni Miss Katakutan. Nagtinginan ang mga estudyante. Si Simon na nasa unahan pinaupo at katapat ng guro ay napangiti ng pilyo. Tila may naiisip na namang kalokohan. Miss Katakutan, si Ava Maria Purisima Santo Domingo. Mahilig kumanta yan. Diba, classmates? Wika ni Simon, nilingon ang mga kaklase upang sangayunan ang sinabi niya. Yes, ma'am! Sang-ayon ng mga estudyante. Nagtatawanan ang mga ito at ang iba ay nag-a-appear pa. Ava! 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 Pasimunong pag-cheer ni Simon. Pumapalakpak pa upang mapilitang pumayag si Ava at mapahiya. Dahil ang alam nito, sintunado ang dalagita. Si Ava naman, nahiyang-hiya ay iiling-iling. Lagot ka talaga sa akin, manlulupig! Galit na bulong niya sa sarili. Pwede mo ba kaming bigyan ng sample, Ava? Nakangiting tanong ng guro. Napilitang tumungo sa harapan ng klase si Ava. Yukong-yuko siya. Dahil sa hiya, ito ang unang beses nakakanta siya sa harap ng marami. Yuhuu! Narinig pa niyang hiyaw ng buling si Manlulupig. Lalo siyang nainis rito. Napalunok ang dalagita. Tumikhim at nagumpi ang buong klase at napanganga ang lahat. Hindi nila inaasahang maitinatago pa lang malaanghel na boses si Ava. Maging si Simon ay natulala at hindi makapaniwala sa ganda ng boses ng paborito niyang ibuli. Wow! What an angelic voice, Ava! Hindi ka lang pala matalino, talented ka pa! Nagagalak na wika ni Miss Katakutan. Pumapalakpak pa ito. Thank you, ma'am, sabi ng dalagita habang pabalik sa kanyang upuan. Ngayon naman, boys, pagkakataon nyo na upang alokin ang magiging date nyo sa prom night, sabi ng guro. Natuwa ang mga kalalakihan. Napapasuntok pa ang mga ito sa hangin at napapatalon. Maging ang mga kababaihan ay tila kinikilig, maliban kay Ava, dahil wala siyang pakialam sa prom night. Katulad last year ay hindi siya dumalo at balak niya rin hindi dumalo ngayong taon. Pero mapipilitan yata siya dahil nga sa kakanta siya sa gabi ng prom at dahil yun sa nakakairitang si Manlulupig. Napaangat ng mukha si Ava nang makita ang dalawang kamay sa kanyang harapan. Kamay ni Abet at ni Simon, nakalahad ang mga ito. Pwede ba kitang maging date sa prom night? Halos magkapanabay na wika pa ng dalawang binatilyo. Napakurap ng mata si Ava. Inayos pa niya ang pagkakasuot ng malaking eyeglasses. Napakunot ang noo niya. Si Abet ay inaasahan niyang aalokin siya nito dahil matagal na iyong sinasabi ng kababata. Pero si Manlulupig, tiyak na pinagtitripan lang siya nito. Dahil marami naman ang mga schoolmates at classmates niyang gusto itong makadate. Inabot ni Ava ang kamay ni Abet. Okay, Abet. Aniya. Napangiti naman ng matamis si Abet, samantalang si Simon ay nanggagalaiti. Nagbabanta ang mga mata nitong nakatingin sa kanilang dalawa. Lalo, at pinagtatawanan nito na mga barkada nito. Araw ng Linggo, walang pasok sa eskwelahan si Ava. Ito naman ang araw niya sa pagtatao sa bakery. Dahil ang dalawang tiyahin ay namamalengke pag araw ng Linggo at ang lola niya ay nasa simbahan. Kasalukuyan siya noong nag-aayos ng mga binibenta na rin nilang iba't ibang klase ng palaman sa isang istante nang marinig ang boses ni Simon. Hoy manang, nahihiya ka ba sa akin?
Kaya si Abit ang pinili mong makadate sa prom? Galit na sabi nito. Binato siya ng nakabalot na monay na galing sa taas ng estante ng mga tinapay. Nakailag ang dalagita. Abat, bakit mo tinatapon ang paninda namin? Galit rin sabi ng dalagita. Tumigil ito sa ginagawa. Pinulot ang tinapay at hinarap ang binatilyo. Sus, 20 pesos lang yan, babayaran ko yan. Mayabang na sabi ni Simon. Kahit na, wala kang karapatang paglaruan ang mga tinapay namin. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka nga rito. Bumalik ka na dun sa itlugan nyo. Pagtataboy ni Ava. Si Simon rin ang tumatao sa negosyo ng mga tiyuhin nito kapag araw ng Linggo. Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit ang payato na si Abet ang pinili mong makarate sa prom? Kung ang pagbabasehan na itsura, tiyak naman na walang panama sa akin si Abet. Nahihiya ka sa akin, no? Nagpa-cute pang sabi ni Simon. Hinimas ang baba. Umingos si Ava. Hindi ako nahihiya sa'yo, no? Naaalibadbaran ako. Pwede ba man nalupig? Umalis ka na nga. Naningkit ang mga mata ng makulit na binatilyo. Magsama kayong mga pangit, mga baduy. Sabi nitong tinawid na ang kalsada. Subalit, bago pa man nito marating ang pwesto ng itlugan, ay naabot ito na nakaboteng peanut butter na ibinato ni Ava. Sapul ito sa ulo at tumalon pa iyon sa nakatray ng mga itlog. Nabasag ang halos isang tray ng itlog. Simon! Narinig niyang sigaw ni Tito Frank sa tapat. Napahagik-hik ang dalagita. Tiyak na papagalitan ito ng tiyuhin. Buti nga sa'yo, yabang mo kasi. Tagumpay na bulong ng dalagita. Gabi ng prom night. Pagkatapos ng intermission number ni Ava, ay gustong-gusto nang umuwi ng dalagita dahil kinakati na siya at hindi komportable sa suot na gown. Pinipigilan lang siya ni Patty. Magstay pa umano sila kahit mga isang oras pa. Isang long sleeve prom dress ang suot ni Ava. Bagaman konserbatibo pa rin ang estilo, lumabas naman ang pausbong na magandang korte ng katawan niya. Idagdag pa na nakalugay ang mahaba niyang itim na buhok. Nilagyan rin siya ng light makeup ng mga tiyahin. Kahit suot pa rin ang malaking eyeglasses ay hindi naman ito natakpan ang magandang mukha ni Ava. Ayon kay Lola Ising, kaya ipinangalan siya sa Inang Maria dahil malaki umano ang pagkakahawig niya rito. Ang hugos puso niyang mukha, mga kilay na perpekto ang pagkakaarko, mga matang bilugan at mapupungay na may mahaba at itim na pilik, matangos na ilong at maliit ngunit mapulang labi. Ang ganda-ganda mo naman, Ava, at ang sexy pa. Samantalang ako, hi, kailan kaya ako papayat? Komento ng kaibigang si Patty. Paano nga ba itong papayat? Ganoong mayat-maya ang kain nito. Ang suot nga nitong prom dress ngayon ay halos puputok na sa sobrang sikip. Naku, Patty, subukan mo mag-diet. Sabi naman ng katabi nilang si Abet. Bukas na lang, sayang ang pagkain ngayon. Masasarap pa naman. Sagot naman ni Patty, nagkatawanan sila. Maya-maya'y tinawag si Abet ng isang grupo ng mga kalalakihang nag-uumpukan. Kabilang doon si Simon. Nag-excuse si Abet at linapitan ang mga ito. Ava, kanina ko pa napapansin yung si Simon, panayang sulyap sa'yo. Malamang nagagandahan yan sa transformation mo ngayon. Sabi ni Patty nang makatalikod na si Abet. Sus, parang di mo naman kilala si Manlulupig. Malamang, nag-iisip na naman yan ng gagawing kalokohan laban sa'kin. Wika niya. Natawa si Patty. Pero in fairness, bagay sa kanya ang formal attire niya ngayon. Lalong gumwapo si Simon. Tingnan mo nga yung grupo ni na Cindy, kanina pa nagpapapansin. Wika pa ni Patty na ang tinutukoy ay ang mga kababaihan sa last section na hindi itinatago ang pagkagusto kay Simon. Napaingos si Ava. Totoo naman ang sinabi ni Patty. Totoong higit na lumitaw ang kagandahang lalaki ni Simon sa suot na formal attire.
pero hindi pa rin maiaalis na isa itong bully at naiirita siya rito. Pumailan lang ang isang sweet music. Lumapit ulit sa pwesto nila si Abet at niyaya siyang sumayaw. Subalit bago pa man niya maabot ang ilinhad nitong kamay, ay may humatak sa kamay niya. "Sayaw tayo!" Walang pakundangang sabi ni Simon. Sa halip na paghingi ng permiso, ay pautos ang tinig nito. Napakamot sa ulo si Abet. Si Aba naman ay nagulat at napataas ang mga kilay. "Napaka-gentleman mo talaga, manlulupig!" Inis na sabi niyang akma na itong tatalikuran. Subalit hinigpitan nito ang hawak sa kamay niya. Mabilis siyang nadala sa gitna ng dance floor. "Hoy manang, huwag kang pa-heart to get dyan. Swerte mo pang at ikaw ang isinayaw ko," sabi ng binatilyo. Kinuha ang mga kamay niya at ipinatong sa balikat nito, habang niyapos naman ang bewang niya. Nailang si Ava. "Ang hangin mo talaga manlulupig," angil niya. "Nagsasabi lang ako ng totoo. Tingnan mo nga yung mga kababaihan sa paligid mo. Halos magganda rapa, mapansin at maisayaw ko lang." Maangas na sabi pa nito. "Pwes hindi ako. Hindi ko gusto makipagsayaw sa mayabang, bully, hambog, bastos na tulad mo. May kulang pa." Sa halip na mainis ay naging pilyo pa ang ngiti ng binatilyo. Tinangala ito ng dalagita. "Guwapo, di ba?" Wika ni Simon na kumindat pa. Napabuga ng hangin si Ava. Kailan ba magdi-disappear sa buhay niya ang lalaking to? Ikinalas niya ang mga kamay sa balikat ni Simon at akmang tatalikod na. Subalit, mabilis nitong nahawakan ang braso niya. "Sige, kapag inuwanan mo ko rito, kakalikan kita." Banta nito. Naalarma ang dalagita. Knowing Simon man lupig, ay tiyak na totohanin nito ang banta. Pag nagkataon, ang mortal pa niyang kaaway ang magiging first kiss niya. Nakasimangot siyang hinarap ulit ito at ipinatong muli ang mga kamay sa balikat ni Simon. Naabotenga naman ang ngiti ng binatilyo. Tahimik silang nagpatuloy sa pagsayaw. Maya-maya'y nagsalita si Simon. "Ang ganda pala ng mga mata mo, lalo na siguro kapag nagtanggal ka ng salamin." Seryoso ang mukha nito. "Ha?" Napaangat ang mukha ni Ava. Tila may kung anong kilig siyang naramdaman sa unang beses na pinuri siya nito. Nagtama ang mga mata nila. "Kinikilig ka naman dyan, manang. Alam mo namang, sa 10 sinabi ko, lahat mali." Wika ni Simon, sabay bunghalit ng tawa. Napahiya ang dalagita, lalo at napatingin sa kanila ang mga katabing nagsasayaw din. Dahil sa lakas ng boses ni Simon, nagsitawanan rin ang mga ito. Sa labis na inis ay itinulak niya si Simon at tinulakuran ito. Nagmadali siyang lumayo sa kasumpa-sumpang si manlulupig. "May araw ka rin sa akin," gigil na sabi niya sa sarili. Parehong engineering ang course na kinuha ni Ava at Simon pagdating ng kolehiyo. Kasalukuyan na silang nasa 5th taon. Nagpasalamat ang dalaga dahil magkaiba ang pinasukan nilang eskwelahan. Wala nang mga abala sa kanya, mangbubuli at sisira ng mga araw niya. Makakapag-focus na siya sa pag-aaral. Pero sa kasamaang palad ay kung bakit magkakaiba na nga sila ng eskwelahan, madalas pa rin namang nasa campus nila si Simon at kung sino-sino ang mga nililigawan o ginagawang girlfriend nito. Minsan, iniisip ni Ava na sinasadyang ipakita iyon sa kanya ng binata. Hindi naman din kasi siya naniniwalang walang maganda sa nilipatan nitong eskwelahan, kaya dito pa ito naghahasik ng lagim. Isang hapon, kasalukuyang inaayos ni Ava ang kanyang mga gamit sa locker room, katatapos lang nilang maglaro ng badminton. Nakapagbihis na siya noon ng mapasigaw. May kung ano o kung sino kasing sumuot sa saya niya. Nanghilakbot ang dalaga. Bagaman nakasuot siya ng pantilet, pakiramdam niya'y makikita na nito ang lahat-lahat sa kanya. "Ava, huwag kang maingay. Huwag mo kong ituturo ha," sabi ng taong biglang sumuot sa saya niya, si Simon. May tinataguan nito
at sa saya pa niya na piling kumuble. "Excuse me, may napansin ka bang nagawi ritong lalaking matangkad, bland, ang buhok, guwapo at charming?" Tanong ng isang sexing babaeng lumapit sa kanya. May mga kasama itong tatlong lalaking malalaki ang katawan. Galit ang mga ito. Nakakuyom ang mga kamao. "Ha? Si Simon ang tinutukoy na kasalukuyang nasa ilalim ng saya niya. "Hinahanap kasi namin ng mga kuya ko si Simon. Hindi na kasi siya nagpakita sa akin after may mangyari sa amin." Umaarte pang maiiyak ang babae. "Ah, kasi..." Hindi malaman ng dalaga ang dapat na sabihin. "Sige miss, kung sakaling mapagawi rito si Simon, timbrehan mo kami ha." Matigas na bili naman ng isa sa tatlong lalaking malalaki ang katawan. Tumalikod na ang mga ito. Saka naman itinaas ni Ava ang saya. Kinurot at sinipa palayo sa kanya si Simon. Tinignan siya nito ng masama at ilinapit pa ang hintuturo sa bibig upang isenyas na huwag siyang magingay. Binaliwala niya lang iyon. "Sandali!" wika ni Ava. Lumingon ang mga akmang paalis na. "Andito siya!" pagkakanulo niya kay Simon. "Babe!" Lumapit ka agad ang babae sa nakaupong si Simon at niyakap ito. "Sumama ka sa amin!" galit na sabi ng tatlong lalaki. Kinanudkad ang binata palabas ng locker room. Bago tuluyang nahatak ng mga ito si Simon, ay inambahan pa siya nito ng kamao at inangilan. Tila sinasabing, "Sumbungera, lagot ka talaga sa akin." Iningusan lang ito ni Ava. Hindi siya natatakot kay Simon man lulupig. "Buti nga sa'yo, palikero, bugbog ka ngayon." Bulong niya. "Kagraduate ka na lang ng college, immature ka pa rin." Gusto niyang isigaw kay Simon. Nagkamali itong sa saya pa niya nagtago. Ang nakakapagtaka lang ay kung paano itong nakakalabas-masok sa kanilang eskwelahan, maging dito sa loob ng locker room. Kawawa naman ang makakatuloyan nitong si Simon. Bukod sa babaero na, ay ewan lang kung paano itong nakaabot din ng panglimang taon sa kurso nilang civil engineer. Ganitong hindi naman niya ito nakikitaan ng kaseryosohan sa pag-aaral. Puro pambababae lang ang alam. Alas 5 ng hapon ay may bisita si Ava, si Abet. May ibibigay umano itong mahalagang gamit niya na nawawala. Pinagbuksan niya ito ng kanilang gate nang dumating. Nahagip na mga mata niya si Simon sa katapat na bahay. Nakatayo ito sa nakabukas na gate ng bahay din ng mga ito, nagkakape. May mga pasa sa mukha. Nakaramdam siya ng kahit papaanong guilt. Nabugbog nga yata. Umasim ang mukha ni Simon na makita niya ito ang bisita niya. Lalo na at may bitbit na bulaklak si Abet. Nasa isang oras din silang nag-usap ni Abet. Hindi na naman lingid sa kanya na gusto nitong manligaw. Pero ngayon pa lang ay tinatapat na niya. Wala siyang panahon sa pakikipagrelasyon. Focus siya sa pag-aaral. Ayon kay Abet, handa umano itong mag-antay. Nang magpaalam na si Abet, ay inihatid niya ito palabas. "Ava, ito nga pala yung notepad mo na nawawala. Napulot ko sa corridor ng school nung isang araw." Nakangiting sabi nito. Inaabot sa kanya ang bagay na mahalaga sa kanya. Ang notepad na yon ay naglalaman na mga research niya sa ginagawang thesis. Nalaglagay yun sa bag niya. Mabuti na lang at nakita pala ni Abet. Lumiwanag ang mukha ng dalaga. "Naku, salamat Abet. Mabuti at ikaw pala ang nakapulot." "Walang anuman. Sige na, tapusin mo na yung thesis mo. Mauna na ako." Nakangiti siyang tumango. Nang makaalis na, ang owner type jeep ni Abet ay nilapitan siya ni Simon. "Bagay kayo ng manliligaw mo. Be ugly at the beast." Wika nito. "Pakialam mo ba? Gwapo mo, no?" Inis na sabi niya. Akma na itong pagsasarahan ng gate. "Oo naman. Crush mo nga ako eh." Wika naman itong iniharang ang katawan. "Kapal mo." "Uy, ano to? Love letter? Pahiram nga ako para magamit ko sa bago kong liligawan." Nambubuskang sabi pa ng binata.
Walang abog na inagaw ang notepad na ibinigay ni Abet. Manlulupig ano ba? Akin na nga yan? Galit na sabi ng dalaga. Bilat na inaabot ang notepad na itinaas nito. Dahil matangkad si Simon, ay todo ang tingkayad niya. Ilagay pa nito iyon sa likod at itinaas ulit at pinaikot na naman sa likuran. Hagawin mo muna sa akin! Simon, naiinis na talaga ako! Naggangalit ang ngiping wika ni Ava. Sarap pala pakinggan kapag ikaw ang nagbigkas ng pangalan ko. Tatawa-tawang sabi pa ng mapang-asar na binata. Hindi mo ba talaga ibibigay sa akin yan? Pasigaw na sabi ni Ava. Gustong gusto na niya itong tirisin. Napakapakialamero. Kunin mo muna! Panunudyupan nitong bigla na lamang isinuksok sa loob ng shorts ang notepad. Nanlaki ang mga mata ni Ava. Napaatras siya. Bastos mo talaga? Kailangan mo to, di ba? Kunin mo muna. Ayan, ibinibigay ko na sa'yo. Pilyo ang ngiti ng lalaki na itinuro pa ang ibaba ng puson at ibinuka ang suot na shorts. Lumabas ang suot nitong puting briefs. Kadiri ka, manlulupid! Tinakpan ni Ava ang mga mata. Tumawa ito ng malakas. Pagkuhan ay tumalikod. Tumawid at pumasok na sa bahay ng mga ito. Sundan nito ng dalaga. Simon! Gigil na sigaw ni Ava. Yes, sweetie? Lumingin nito at kumindat. Akin na yung notepad ko! Lukot na ang mukha ng dalaga. Kunin mo! Nangiinis pang sabi nito. Dinukot ang notepad mula sa loob ng shorts at iminagayway iyon. Habang naglalakad, papasok sa sala ng mga ito. Isaksak mo sa baga mo yung notepad ko! Nagdadabog na sabi ni Ava. Akma na siyang tatalikod upang bumalik na sa bahay nila. Manang Ava! Nakatawa pa ring tura ng binata. Ganun na lamang ang pagkadismaya niya nang makita may pinilas itong isang page ng papel sa notepad. Nanginginig sa galit ang dalaga. Paningin niya kay Simon ay may mga sungay ng oras na iyon. Na kung nagkataong may hawak siyang matalas na gunting, ay kanina pa niya ito pinutol. Sinugod niya ang lalaki sa salas. Subalit, tumakbo naman ito papasok sa silid nito. Sinundan niya si Simon. Kailangan niyang maagaw dito ang notepad bago pa mapilas lahat. Nang maabutan niya si Simon, ay agad niyang hinablot ng malakas ang suot nitong sando. Napunit iyon, kaya hinubad na lang ng binata. Nakakuha siya ng pagkakataon nang bahagyang maibaba nito ang kanang kamay. Agad niyang kinuha ang notepad, subalit mahigpit pa rin hawak iyon ng binata. Pareho nilang hawak ang magkabila ang cover ng kawawang papel. Akin na tong notepad ko! Wika ni Ava. Akin na to! Pagmamatigas naman ni Simon. Maya-maya'y biglang bumitaw ang lalaki. Dahilan upang ma-outbalance si Ava. Dahil sa higpit ng hawak niya sa notepad. Subalit, bago pa siya matumba sa kama, ay nahatak niya ang shorts ni Simon. Sabay silang bumagsak sa kama. Naibabawan siya nito. Magkapatong ang mga katawan nila. At halos 2 sentimetro na lamang ang pagitan ng labi nito sa labi niya. Kahit nanunudyo ang mukha nitong hahalikan siya, ay may nababasa siyang kung anong emosyon sa mga mata nito. Aba Maria Purisima! Narinig niyang sigaw nang nag-hysterical na si Lola Ising sa nakabukas na pintuan ng kwarto ni Simon. Panay ang sign of the cross nito. Kasama nito ang 2 tiyahing nakasungaw rin sa may pintuan, maging ang 2 tiyuhin ni Simon. Gulat ang reaksyon ng mga ito. Sina Tita Mayumi at Tita Mahinhin ay tutok ang mga bibig. Sina Tito Frank at Tito Edwin naman ay napapailing at napapakamot sa ulo. Bigla niyang naitulak si Simon. Agad naman itong tumayo. Inayos ang halos lumawlaw na short dala ng pagkakahatak niya. Ama, bakit nagawa mo sa amin ito?
Bakit apo po? Palahaw ni Lola Ising. Nakayokyok ito sa balikat ni Tita Mahinhin habang inaalo naman ito ng huli. Nasa salas na sila noon ng bahay ni na Simon. Lola, mali ho ang iniisip nyo. Problemadong sabi ni Ava. Tumabi siya sa mahabang sofang kinauupuan ng lola niya at ni Mahinhin. Hinagod ang likod ng humahagulhol na matanda. Hindi kaya ng dibdib niya na makitang umiiyak ang lola niya. Ang ginawa niyo ni Simon ng mali, Ava? Galit naman na sabi ni Tita Mayumi. Kuntodo, nakapamaywang ito, paroot parito ang lakad. Tita Mayumi, wala pong nangyayari sa amin ni Simon. Na-outbalance lang ho ako at Gusto niyang magpaliwanag. Tumingin siya kay Simon, na nakatayo naman noon sa pinto ng front door. Humingi ng tulong para magpaliwanag rin ito. Subalit, sa unang pagkakataon ay nakita niya itong tahimik, seryosong, nakakibit lang ng mga balikat at tila may malalim na iniisip. Walang nangyari sa inyo ni Simon? Pero nasa loob ka ng kwarto ng lalaki? Nakahubad siya at nakaibabaw sa iyo? Sabi naman ni Tita Mayinhin. Disappointed ang tinig nito. Tita, please, pakinggan niyo po ako. Naiiyak na sabi niya. Ibangon niyo ang puri ng kaisa-isahan ko nga po. Magpakalalaki kayo, mga manlulupid. Hysterical pa rin si Lola Ising. Kulang na lang ay atakihin ito sa sakit sa puso. Lumapit si Frank. May dala itong isang baso ng tubig inabot sa matanda. Kumalma lang ho kayo, Manang Ising. Kakausapin ko si Kuya Mario. Ipapaalam ko ang nangyari. Wika ni Tito Frank. Ang tinutukoy nito ay ang panganay na kapatid na tatay naman ni Simon. Bakit? Anong balak nyo ha? Siguraduhin nyo lang na hindi madedehado ang pamangkin ko dyan. Himig, nagpoprotektang tanong ni Mayumi. Ipakasal na lang ho natin ang mga bata. Seryosong wika ni Edwin. Nakaupo ito sa single sofa kaharap ni Naawa. Ano ho? Gulat at magkapanabay naman na tanong ni Naawa at Simon. Nagkatinginan ng dalawa at tila nandiri sa isa't isa. Napag-usapan ang kasal ng dalawa matapos ang graduation ng mga ito next month at aantayin ang resulta ng board exam. Nagtapos sa kolehiyo si Ava bilang magna cum laude. Hindi naman iyon katakataka dahil subsubang dalaga sa pag-aaral. Hindi matatawaran ang kagalakan ng mga tiyahin lalo na ang kanyang lola. Worth it ang sakripisyo ng mga ito para maigapang ang pag-aaral niya. Ang hindi inaasahan ni Ava ay ang karangalang nakuha ni Simon. Nakapagtapos rin kasi ito at bilang summa cum laude pa. Mukha lang pala itong maloko at easy go lucky, pero ang totoo, tutok naman pala ito sa pag-aaral. At nang dumating nga ang resulta ng Civil Engineering Licensure Examination, pasado ang dalawa. Sa araw ng kanilang kasal ay abot-abot ang kaba ni Ava. Dahil nag-aalala siyang baka hindi sumipot sa araw ng kasal nila si Simon. Paanoy, nang nagdaang gabi ay kung ano-anong pang-discourage ang pinagsasabi nito sa kanya upang umatras siya sa kasal. Kaya iniisip niyang baka iwanan siya nito sa harap ng altar. Kapag nangyari yon, tiyak na atakihin na sa puso ang Lola Ising niya dahil sa kahihiyan. Pero nang umagang iyon, ayon sa Tita Mayumi niya, ay maaga pa raw naroon na si Simon sa simbahan, kaya pinagagayak din siya ng maaga. Kasalukuyan nang naglalakad noon sa aisle palapit sa kanyang groom si Ava, suot ang kanyang wedding gown. Naminana pa niya kay Lola Ising. Bagaman, konserbatibo ang tabas dahil mataas ang neckline, takip ang mga balikat niya at hanggang sahig ang silhouette ay hindi naman iyon
naging hadlang upang lumitaw ang tunay niyang ganda kapag naayusan. Lalo na at hindi niya suot ang malaking antipara. Naka-contact lens ang mga mata niya. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang kanyang matikas na groom sa suot na tuxedo. Nabagaman, mayabang ang tindig ay mahalata ang pinaghalang excitement at kasiyahan sa mga mata nito. Dumating ang Mama Irene ni Simon mula sa ibang bansa. Sa unang pagkakataon ay nabuo ang pamilya nito. Napag-alaman niyang sa ina nakuha ni Simon ang gandang lalaki nito. Mistisahin ang magiging biyanan. Balingkinita ng katawan, matangkad at mukhang bata kaysa sa totoong edad. Mukha nga lang itong kapatid ni Simon. Paanong nagawang lukohin ni Tito Mario ang ganito kagandang asawa? Nag-alala si Ava sa kinabukasan niya. Hindi malayong lukohin rin siya ni Simon. Dahil kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Mauuwi lang din kaya sila sa hiwalayan? Lalo pat, pangit at paduy ang tingin sa kanya ng lalaki? Paano ba siyang napapayag na magpakasal rito? Sa Maynila, maninirahan ang bagong mag-asawa ayon sa napag-usapan. Dahil sa Maynila rin magtatrabaho sina Ava at Simon sa isang kilalang engineering company. Narekomenda sila ng papa ni Simon. Mabilis naman silang natanggap dahil bukod sa recommendation ay maganda ang background nila sa mga eskwelahang pinasukan. Walang humpay ang bili ni na Lola Ising at ng mga tiyahin bago sila bumiyahe pa Maynila. Ava, huwag na huwag kang magpapaapi dyan sa asawa mo ha. Kapag may nagawang kalokohan, sabihin mo ka agad sa amin at susugod kami agad sa Maynila. Bilin ni Tita Mainhin. Pakiramdaman mo lagi yan si Simon. Baka mambabae rin yan. Babaero pa naman ang lahi niyan. Bili naman ni Tita Mayumi. Apo, malayo itong Del Gallego sa Maynila. Palagi kang mag-iingat at palagi mo kaming tatawagan ha. Naluluhang, sabi naman ni Lola Ising. Nalulungkot sa unang beses na mapapalayo ang pinakamamahal na apo. Apo Lola, naiiyak rin na niyakap niya ang abuela. Bumili ng bahay sa BF Homes Paranaque ang mga magulang ni Simon para sa kanilang dalawa. Isa iyong bungalow type, fully furnished at may ilang mga gamit na rin. Dalawa ang garahe at pagpasok sa loob ng bahay ay dalawa rin ang kwarto. Isang master's bedroom at isang guest room. Iha, gusto kita para sa anak ko. Sana magmahalan kayo habang buhay. Nakangiting sabi sa kanya ng biyanang si Irene. Kasalukuyan sila naghahanda ng hapunan noon. Sinamahan sila ng mga ito sa regalong bahay sa kanila. Sumabay sa kanila paluwas ng Maynila. Ayon kay Irene, kahit hiwalay na sila ng papa ni Simon, ay pinaghandaan naman ng mga ito ang kinabukasan ng anak. Isinanga ang bahay na ito. Pagpasensyahan mo na lang si Simon kung pasaway minsan. Alam mo naman, lumaking walang kasamang babae. Pero mapagmahal niyang batang yan. Dugtong pa na Irene. Nginitian niya ang biyanan at saka tumango. Nang maihanda na nila ang nilutong kare-kare, ay sabay-sabay na silang naghapunan. Kita niya ang tuwa ni Simon habang pinagmamasdan ang mga magulang. Mistulang, nagsasamang mag-asawa pa rin kasi ang mga ito. Patunay na naging matalik na magkaibigan pagkatapos na maghiwalay. Pasado alas 8 ng gabi nang magpaalam na ang mga magulang ni Simon. Si Mario ay uuwi sa townhouse nito sa Rizal. At si Irene naman ay sa tinutuluyang hotel. Kinabukasan ay babiyahe na ito pabalik sa Europa. Nang makaalis na ang mga ito ay agad na nagligpit si Ava. Kasalukuyan siyang nasa master's bedroom at inihihiwalay ang mga gamit niya na nakalagay pa sa maleta. Ililipat niya ito sa guest room at doon siya matutulog. Hindi pwedeng sa iisang kwarto lang sila ni Simon. Hindi pa siya handang maging ganap na asawa nito. Saan mo dadalhin yung mga gamit mo? Tanong ni Simon nang makita ang ginagawa niya.
Sa guest room ako matutulog. Sagot niya. Bakit? Akala mo ba gagapangin kita? Kunot noong tanong nito. Malay ko ba? Hoy awa, mahiya ka nga. Wika pa ni Simon. Nahinagod siya nang makahulugang tingin mula ulo hanggang paa. Palagay ko, mas pagnanasaan ko pa yung nakita kong katulong sa katapat na bahay kaysa sayo. Tatawa-tawang sabi nito. Nakakainis ka talaga, Mr. Manlulupig. Inis na sabi niya. Ang cute mo, Mrs. Manlulupig. Bago pa man niya ito mabato nang nahawak ang figurine, ay nakapasok na ito ng kwarto at ilinak ang pinto. Narinig pa niya ang mapang-alaskang halakhak nito. Kinabukasan ay maagang nagising si Ava. Pakiramdam niya'y namahay ang katawan niya. Hindi siya gaanong nakatulog. Nagbukas siya ng refrigerator at naghanap ng maluluto roon. Mabuti na lang at habang nasa biyahe sila palawas ng Maynila ay nakapag-grocery sila kahapon. Kaya kahit papaano ay may laman ang refrigerator. Hotdog, pritong itlog at sinangag na kanin ang lulutuin niyang agahan nila ni Simon ngayong umaga. Nasa plano ni Ava ang magtrabaho sa isang kilalang engineering company sa Maynila pagkatapos niyang makagraduate sa kolehiyo. Mag-iipon ang mag-iipon at kung papalarin ay mangingibang bansa. Susuportahan ang pangailangan ng mga tiyahin at lolang nasa probinsya. Upang kahit paano'y maibalik man lang niya ang sakripisyo ng mga ito sa kanya. Nasa Maynila na nga siya ngayon pagkatapos ng kanyang 5 taon sa kolehiyo. Pero hindi naman niya akalaing may magiging kasama siya sa pagluwas at asawa pa niya. Na walang iba kundi ang nag-iisang mayabang na lalaking kilala niya, si Simon Manlulupig. Napaigtad si Ava nang maramdaman ang hapdi sa kanyang braso. At ganun na lamang ang gulat niya nang makita nag-aapoy ang frying pan sa harapan niya. Sa dami ng mga iniisip ay napatulala pala siya at naibuhos niya lahat ang vegetable oil sa mainit na frying pan at kumalat na iyon sa burner ng gas stove, dahilan upang lumagablab ang apoy. Bigla siyang napaatras. Hindi niya alam kung paano nangyari at kung anong gagawin. Sunog! Sunog! Nanghihilakbot na sigaw niya. Natatarantang naghahanap ng makapal na telang pwedeng basain upang ipangpatay sa lumalagablab na stove. Yun ang naisip niyang unang hakbang para maapula ang apoy. Nagpapaikot-ikot si Ava. Hindi malaman kung saan pupunta at ano ang dadamputin. May nahagip na puting tuwalya ang mga mata niya. Hindi siya nagdalawang isip. Agad niyang hinablot iyon. Subalit, isang bagay pala ang tinatakpan nun at hindi bagay. Masaya lang parte ng katawan ng hubot-hubad na lalaking bagong ligo. Iniangat niya ang paningin. Mukha ng nagtatakang si Simon ang nakita niya. Nakatikom ang bibig nito, ngunit nakataas ang sulok ng labi. Ibinaba niya ulit ang paningin. Ang tayong-tayong alaga uli nito ang nakita niya. Tinanggal ni Ava ang salamin at kinusot-kusot ang mga mata. Pagkuway, yumuko. Tiningnan niya ulit ang kumakaway sa kanyang alaga nito. Totoo nga, nanlaki ang mga mata ni Ava at natutop ang bibig. Tumalikod siya at napa sign of the cross. Hindi niya alam kung sa sunog ba siya humihingi ng kaligtasan o kapatawaran dahil nakakita ng katawan ng isang hubot-hubad na lalaki. Kahit pa sabihing asawa na niya ito. Pakiramdam niya'y gusto niyang mag-orasyon at mag-rosaryo ng mga oras na iyon. Tila natuyuan na siya ng laway sa kakalunok. Hindi niya maramdaman ang init na nagmumula sa nasusunog. Sa halip, mas nararamdaman niya ang pag-iinit ng pisngi. Pakiramdam niya'y nilalagnat siya. Ano bang ginagawa mo, Ava? Wika ng lalaki na inagaw sa kamay niya ang puting tuwalya at itinapi ulit. Nagbukas ito ng kitchen cabinet at kinuha doon ang fire extinguisher. Nagmadaling inapula ang apoy. Napapangiwi si Ava habang pinapahira ng ointment ang napasong braso.
Nakaupo siya noon sa sofa sa salas ng lapitan ng asawa. Kinuha nito sa kamay niya ang ointment. Gamit ang hintuturo, ay ito na ang nag-apply ng ointment sa braso niya at hinihipan niyon. May naramdaman siyang tila kuryenteng dumaloy sa katawan niya nang maidikit nito ang daliri sa braso niya at ang mainit na hininga nito. Tagli niya iyong iniiwas. Ako na. Wika niyang nakayuko. Inaw ulit ni Simon ang braso niya. Patuloy itong nilagyan ng ointment. Nagmag-angat ito ng mukha ay nahuli siyang nakatitig sa gwapong mukha nito. Nag-init ang pisngi niya nang kumindat ito. Ano bang nangyari sa'yo? At balak mo pa yatang sunugin ang bahay. Hindi na pwedeng gamitin yung gas stove. Kailangan na nating bumili ng bago. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pumalatak ang lalaki. Tapos hinubaran mo pa ako kanina. Kunwari ka pang ayaw mo kumakatabi sa pagtulog. Balak mo naman pala akong busukan. Hindi no? Sus, kunwari ka pa dyan. Pasado na ba yun sa'yo? Nanunodyo ang ngiti ng lalaki. Ang alin? Takang tanong niya. Yung ano? Yung kumaway sa'yo kanina. Pilyo ang ngiting tugon nito. Inginuso ang harapan. Pinamulahan siya ng mukha. Bastos! Wika niyang mabilis na nalaktawan ang asawa at nagtatakbong pumasok sa inuukupang silid. Naiwan namang patawa-tawa ang lalaki. Araw ng Lunes, unang araw din nila sa trabaho sa MCC, ang kilalang civil engineering company na papasukan nilang mag-asawa. Sakay ng sasakyang ibinigay din sa kanila ng papa ni Simon ay sabay na silang nagtungo sa opisina. Dapat nagpagawa tayo ng spare key ng bahay para meron din akong hawak. Suwestiyon niya kay Simon nang marating na nila ang parking area ng opisina. Bakit pa? Sabay lang naman ang uwi natin sa bahay at pagpasok natin sa trabaho. Ako na lang ang hawak ng susi. Sagot ng asawa. Napatangon na lamang si Ava. Matapos silang kausapin ni Mr. Lorenzo, ang CEO ng kumpanya ng kaibigan ng papa ni Simon, ay nagsimula na sila sa kanya-kanyang trabaho. Ibang Simon ang nakita ni Ava pagdating sa trabaho. Focus ito sa ginagawa, seryoso at profesional. Hindi kababakasan ng pagiging makulit o kahambugan katulad ng ipinapakita lagi nito sa kanya. Sa pantry, during lunchtime, matapos mag-order ni Ava ng kanyang pagkain, ay naghanap siya ng bakanting mesa. Nang makahanap ay agad na naupo at nag-umpisang kumain. Nakita niyang palapit si Simon. Bit-bit din nito ang tray ng pagkain nito. Engineer Simon, dito! Tawag rito ng isang babaeng nakaupo sa isang grupo ng mga kumakain rin. Ito ang team ni Simon sa unang project na ahawakan nito. Nasa mahabang mesa ang mga ito. Doon nito pinauupo ang lalaki. Nakilala niyang ang babaeng tumawag kay Simon ay si Andrea, ang sekretarya ni Mr. Lorenzo na ipinakilala kanina. At ras abante naman ang paa ng asawa kung sa kanya lalapit o sa mga kasamahan. Sa huli, sa pangkat nito lumapit at nakahilubilo si Simon. Engineer Simon, I hope na single ka. Malulungkot kami kung taken ka na. Biro kay Simon ng isa sa mga babae sa grupo. Malakas ang boses ng mga ito, kaya malinaw yon sa pandinig ni Ava. Ah! Napapakamot sa ulo ang lalaki. Dumako ang mga mata nito sa kanya. Walang wedding ring! Hindi pa siya married! Tuwang sabi ni Andrea. Hinawakan nito ang kamay ni Simon at itinaas. Nagsitilian ang mga babae at nagsipag-appear. Tuwang-tuwa ang mga itong malamang single ang gwapong engineer. Hindi malaman ni Ava kung bakit nasaktan siya nang hindi siya ipinakilalang asawa ni Simon at hindi nito suot ang wedding ring. Ano bang aasahan niya? Malamang sinadya nito iyon upang makapambabae pa rin. Ano bang laban niya sa mga babaeng nasa mesang yon na bukod sa magaganda ay sexy pa kung manamit? Nawalan na ng ganang kumain si Ava.
akma na siyang tatayo upang bumalik na lamang sa trabaho nang may lumapit sa mesa niya, si Jacob Lorenzo, ang anak ng CEO. "Hi, would you mind if I join you?" Nakangiting tanong nito. May bit-bit ding itong tray ng pagkain. "Hi, Mr. Lorenzo. No, I don't mind." Sasagot niya ay agad itong pumesto sa harapan niya at nagsimulang kumain rin. "Dahil magiging magkatrabaho tayo sa isang project, I think kailangan rin nating maging magkaibigan." Wika ni Jacob sa pagitan ng pagsubo. Tumango ang dalaga. "Let's start sa first name basis. Just call me Jacob." Tango ulit ang isinagot niya. "Masyado ka namang mahihain, Ava. Don't worry, hindi ako nangangain at mabait akong manager." Biro ng kaharap, napangiti si Ava. Napansin nito ang singsing sa kamay niya. "Married ka na pala?" Napalunok si Jacob. Lumagok ito ng juice. Ngumiti lang ulit si Ava at dahan-dahang ibinaba ang kaliwang kamay na nasa ibabaw ng mesa. Alanganin siyang umamin, alanganin ding tumanggi. Nadako ang paningin niya kay Simon, nanooy sa lubong ang mga kilay na nakatitig sa kanila. Sa elevator, nakasabay ni Ava sina Simon at ang grupo nito. Nagtaka siya kung bakit maging si Andrea ay kasama ng mga ito. Napataas ang kilay niya dahil nakaabrisyete ito kay Simon. At ang magaling niyang asawa ay hindi malang na ilang kahit nasa malapit lang siya. Kung umasta pa nga ito ay parang di siya kilala. Nagpupuyos ang kalooban niyang nagsumiksik sa gilid ng elevator. Pareho silang tahimik nang tahakin na nila ang daan pa uwi. Si Simon ang bumasag sa katahimikan. "Sweet niyo ni Jacob Lorenzo kanina." Sarkastiko ang tinig nito. Nilingon ni Ava ang asawa. Ito pa ang may ganang maging sarkastiko ngayon, matapos siyang ikahiya. "Sweet rin kayo ni Andrea." "Lalaki ako, Ava, walang mawawala sa akin." "Baluktot na katwiran, Simon." Napapuga ng hangin ng lalaki. Tila nagpipigil magtaas ng boses. Mahigpit ang hawak nito sa manibela. Nasa tapat na sila noon ng bahay nila. "Huwag kang maglalapit kay Jacob, hindi mo siya kilala." Tiimbagang nasabi nito. "Imposible yata ang gusto mong mangyari. Magkasama kami sa isang project." Wika ni Ava. Pagkatapos ay bumaba na ng sasakyan. "Ava ah!" Bulalas ni Mayumi. Bumaba ito sa isang Mitsubishi L300 na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. "Tita Mayumi?" Tuwang salubong niya sa tiyahin. "Oo, pamangkin. Kumusta na?" "Oh, okay naman po." Tugon niyang matapos yumakap sa tiyahin ay nagmano rito. "Kumusta kayo rito, Simon?" Tanong naman ang palapit na si Tito Frank na bumaba rin galing sa L3. "Tito Frank?" Halos sabay silang nagulat ni Simon. Nanooy nakababa na rin ng sasakyan at nasa likuran na rin niya. Tumingin siya sa tiyahin. Nagtatanong ang mga mata niya. Ano't magkasama ngayon ang dalawa? E sa pagkakaalam niya, labis ang galit ng Tita Mayumi niya sa tiyuhin ng asawa. "Alam mo naman ang nanay ising Ava. Hindi mapakali hanggat hindi nasisigurong maayos ang lagay mo dito sa Maynila. Kaya inutusan niya akong personal na bisitahin ka. Tiyempo namang luluwa si Frank. Sumabay na ako sa kanya para hindi na ako mag-commute." Paliwanag ng tiyahin. Tumango si Ava at lihim na napangiti. May kung anong kakaiba kasi sa aura ngayon ng tiyahin niya. Tila ba ang saya-saya nito? "Ganun po ba? Tara na po sa loob." Yakag naman ni Simon. Inutusan ni Ava si Simon na lihim na kunin ang mga gamit niya sa guest room at ipasok ulit sa master's bedroom dahil doon matutulog ang tiyahin niya. Si Tito Frank naman ay sa sofa sa salas. Kapag nakita ni Mayumi ang mga gamit niya sa guest room, tiyak na mabibistong hindi sila natutulog sa iisang kwarto. Baka isipin pa nitong hindi maayos ang pagsasama nila ni Simon at sabihin pa sa lola niya. Tiyak na mag-aalala ang matanda. Tutal, kinabukasan lang naman, babiyahin na ulit ang mga ito
pabalik sa Del Gallego. Tiniyak lang na maayos ang lagay nila. At ayon nga sa tiyahin, dadaan din ang mga ito sa Divisoria, mamimili ng mga kailangan sa panaderya. Halos wala na tayong unan. Ginawa mo ng pader lahat. Napapailing na wika ni Simon nang pumasok na ito ng silid. Ang tinutukoy ay ang mga unan na ilinagay ni Ava sa gitna ng kama upang may harang sa pagitan nila. Mabuti na yung sigurado, wika niya. Nag-umpisa ng humiga at nagtalukbong ng kumot. Ava, hindi kita pipilitan sa isang bagay na hindi ka pa handa. Seryosong wika nito. Napahanga naman siya sa sinabi ni Simon. Kahit pala kilalang babaero ito, marunong namang rumispeto. Alas 6 ng umaga nang magising si Ava. May naramdaman siyang mabigat na brasong nakayakap sa kanya. Nalingunan niya ang asawang mahimbing na natutulog at nakasiksik sa likuran niya habang nakayapos ang braso sa bewang niya. Nang igala ang mga matay, nasa lapag ng kama ang mga unan na ipinangharang niya kagabi. Napangiti ang babae. Bakit parang ang sarap sa pakiramdam ang makulong sa mga bisig ng asawa? Ninamnam niya ang mga sandaling iyon ng ilang minuto. Nang tila umuulang lalaki ay agad niyang tinanggal ang braso nito at nagmadaling tinungo ang banyo upang maligo. Gustong kurutin ni Ava ang sarili dahil nagtungo siya sa banyo nang hindi dala ang susuoting damit. Mapipilitan tuloy siyang lumabas ng nakatapi lang ng tuwalya at kunin sa mga maletang nakatago sa tokador ang susuotin niya. Maging panloob ay hindi siya nakapagdala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng banyo. Nakahinga ng maluwag nang makitang malalim pa ang tulog ni Simon. Pinilit niyang pagaanin ang mga hakbang upang hindi makalikha ng ingay. Hanggang sa marating niya ang closet at maghalungkat roon. Nahirapan pa siyang maghanap ng susuotin dahil makalat ang pagkakalagay ni Simon. Ang kinis naman pala ng kutis mo. Bakit lagi mong tinatago sa likod ng saya at long sleeve blouse? Matamis ang ngiting, sabi ng asawa sa likuran niya. Oh my God! Gulat siyang napaharap dito. Tutop ang dibdib. Bakit ka ba nang gugulat? Tumawa ang lalaki. Nakadapa ito sa kama, paharap sa kanya, at pilyong hinahagod ng tingin ang katawan niya. Sa bagay, ayos lang din sa akin. Dahil gusto ko, ako lang ang makakita sa katawan mo. Hibit balikat pang sabi nito. Huwag mo nga akong busohan. Aniyang, halos magganda na pa sa pagmamadaling makabalik sa banyo. Sa pagkataranta ay nahulog pa sa sahig ang hawak na panty. Pulang-pula ang pisngi niyang pinulot iyon. Lalo namang lumakas ang tawa ni Simon. Tapos nang ipusod ni Ava ang mahabang buhok. Kasalukuyan siya noong nasa harap ng full-length mirror nang humarang sa salamin si Simon. Ipinaayos nito ang kurbata. At tubili siya nung una, pero sa huli naisip niyang asawa niya si Simon. Kailangan niya itong asikasuhin. At simpleng pag-aayos lang naman ng kurbata ay pinagagawa nito. Pero iba kasi ang dating sa kanya. Ibig kasing sabihin ay madidikit na naman ito sa kanya at hindi niya gusto yun. Dahil pakiramdam niya ay nagwawala ang puso niya. Katulad na lamang ngayon, tila kiliti ang hatid sa kanya nang naaamoy niyang masculine perfume nito. At hindi niya rin maiwasang hindi mahipnotismo sa angking gandang lalaki nito. Ang pangahin nitong mukha na may kalakiang mga mata, ngunit maamo at malalim kong tumitig. Ang matangos na ilong at katamtamang kapal ng mapulang labi. Sa height ni Simon na 6'2 at siya ay 5'4 ay hanggang baba lang siya nito. Kaya nakatingala siya habang puno ng paghangang nakatunghay sa mukha nito. Gwapo ng asawa mo, no? Nanunodyo ang tingin sa kanya ni Simon. Sa biro nito'y napalis ang pagpapantasya niya. Para matakpan ang pagkapahiya ay hinigpitan niya ang kurbata nito. Feeling mo? Napaubo si Simon. Aba naman, gusto mo ba akong sakalin? Yabang mo kasi,
Totoo naman ah. Nagagapuan ka sa akin. Tudyo pa nito. Gwapo nga, babaero naman. Bulong niya. Sa pagkakataong yon ay inayos na ang pagkakatali sa necktie nito. May sinasabi ka ba? Wala. Wika niyang nataranta. Dahil inilalapit ang asawa ang mukha sa mukha niya. Nakatitig ito sa mga labi niya. Ikiniling niya ang mukha sa kanan habang umaatras. Sinungaling. Siya namang pag-abante nito. Nanunukso ang mga ngiti ni Simon. Sinusundan siya hanggang sa masukol siya sa pader. Hinawakan ng asawa ang baba niya. Iniharap ang mukha niya sa mukha nito. Pagkatapos ay tinanggal ang eyeglasses niya. Napapikit si Ava at namalayan na lamang niyang sakop na ng asawa ang mga labi niya. Pakiramdam niya'y tumigil ang pagtibok ng puso niya nang maramdaman ang malambot na labi nito. Nanghahalina at nanunukso ang mga halik ni Simon. Nagaanyaya ng pagtugon. Gusto niya itong itulak, subalit nadadarang siya sa kakaibang sensasyong ipinapakilala nito sa kanya. Kaya na niyang pangalanan ngayon ang nararamdaman sa asawa. Umiibig siya kay Simon. Marahil, kahit noon pa namang mga bata sila, kasabay ng pagkainis niya rito ay ang pagkagusto rin niya kay Simon. Kusang kumawit ang mga kamay niya sa batok nito at tinugon ng may pananabik ang mga halik nito sa paraan ng paghalik kung paano nito gustong tugunin niya. Dahilan upang lumalat din ang halik ni Simon. Ava, Simon! Nakapaghanda na kami ng agahan ni Frank. Lumabas na kayo riyan para sabay-sabay na tayo mag-agahan at sabay-sabay na rin tayong umalis. Sigaw ni Mayumi sa labas ng pinto ng kanilang kwarto. Bigla niyang naitulak si Simon. Lumunok bago nagsalita. Opo tita, lalabas na po. Sagot niya sa tiyahin. Ginagap niya ang salamin sa kamay ng asawa. Pero sa halip na iabot sa kanya ay ito na ang kusang nagsuot ng antipara sa mga mata niya. Pagkuway, pinistilang tungki ng ilong niya. Habang milisyoso ang ngiting nakaguhit sa mga labi. Nag-iinit ang pisnging, tinabig niya ito at nagmadaling lumabas ng kwarto. Sa opisina ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Ava ang usap-usapan ng mga staff niya sa kasalukuyang proyekto. Hindi ang tungkol sa katatapos lang na presentation ang pinag-uusapan ng mga ito, sa halip ang kanyang asawa. Bukod sa hanga ang mga ito sa galing at diskarte ni Simon sa trabaho, higit lalo sa itsura nito. Swerte naman ang usap-usapang asawa ni Engineer Simon. Bukod sa matalino na ay ang hot pa. Kinikilig na sabi ni Lisa. Oo nga, kung ako ang asawa niya, tiyak na paliligayahin ko yang si Engineer gabi-gabi para hindi na tumingin pa sa iba. Mahirap na, mahigpit ang competition. Tili naman ni Mona. Napaupo siya sa narinig mula sa staff. Hoy, ang ingay niyong dalawa dyan. Mamaya marinig kayo ni Sir Jacob. Bakit din niyo gayahin si Miss Ava? Tahimik lang. Saway naman ni Pong, isa sa mga staff nila. Bumalang ito sa kanya. Nginitian niya lang ito habang inirapan naman ng dalawang babae ang tila naiinggit na kasamahan. May narinig silang katok mula sa nakabukas na glass door. Napalingon ang lahat sa pinto. Maging si Ava na akmang tutungo sa private office ni Jacob upang ibigay ang hinihingi nitong dokumento ay napahinto sa paghakbang. Hi everyone! Lunchtime na! Gusto ko lang sanang imbitahin kumain sa labas si... Pabitin na sabi ni Simon. Iginala ang mga mata, hinahanap ang asawa. Ang mga kababaihan ay umaasang isa sa kanila ang tinutukoy ng inhinyero. Si Miss Ava! Matamis ang ngiting sabi nito nang mahagip siya ng mga mata. Napayuko siya, kinilig at bahagyang nahiya. Samantalang dismayado naman ang mga babae nilang staff at nakakunot ang mga noo. Nagtataka kung bakit ang tahimik at konserbatibo nilang assistant manager ang inanyayahan nitong kumain sa labas. Sa Kenny Rogers sila nagtanghalian, di kalayuan sa opisina. Pagkatapos ay inihatid na ulit siya ni Simon sa MCC
dahil idadaan pa umano ng asawa sa isang mekaniko ang sasakyan. May ipapaayos sa makina. Kukunin ulit bandang hapon bago sila umuwi. Nang uwian na, sa madalas pag-antayan kay Simon ay hindi pa ito dumating. Dapat, alas 5 na ng hapon ay nadaanan na siya nito. Pero alas 6:15 na ay wala pa ang sasakyan. Sabi naman ng tinanungan niyang gwardya ay kanina pa nakalabas si Simon. May humintong Ferrari sa harapan niya. Nang magbukas ng bintana ay si Jacob. Ava, wala ka pang sundo? Tara ihatid na kita. Paanyaya nito. Wag na Jacob, I'm sure parating na rin yon. Baka na traffic lang. Tanggi niya. Nanililis ang suot na long sleeve blouse at sinipat ang suot na wristwatch. Pasado alas 7 na ng gabi. Hindi na nagpumilit pa si Jacob. Pinaandar na nito ang sasakyan. Naiwan siyang kinakabahan. Siya na lang yata ang naiwang empleyado bukod sa mga gwardya. Nasaan ba si Simon? Naisip niya itong tawagan. Sa malas naman ay lowbat ang cellphone niya. Alas 8 pasado nang mapagpasyan niyang mag-commute na lang pauwi. Baka naroon na ang asawa. Nag-text at hindi niya lang nabasa. Dahil nga, drained na ang battery ng phone niya. Subalit, pagdating niya sa bahay nila sa BF Homes, ay nakalock ang gate at madilim pa ang loob ng kabahayan. Ibig sabihin ay hindi pa din nakaka-uwi si Simon. Saan ba nagpunta ang magaling na lalaki? Paano siyang makakapasok? Wala siyang sariling susi. Ito na nga ba ang sinasabi niya kay Simon? Kaya gusto niyang magpagawa ng duplicate key. Bagaman labag sa loob ay wala siyang choice kundi akyatin ang mababang gate ng bahay. Mahigpit ang hawak niya sa saya habang inaakyat iyon. Magbabaka sakali siyang buksang lahat ng pinto upang makapasok. Dahil bukod sa kumakalam na ang sikmura niya ay mukha pang uulan. Sa malas, lahat ay nakalock, ang front at back door, maging ang mga bintana. Alas 12 na ng hating gabi. Naiiyak at nanlulumong napaupo si Ava sa sahig. Napapayakap na lamang siya sa mga tuhod at nagsumiksik sa nakasarang pinto ng front door. Nagumpisa nang pumatak ang ulan. Naghihimagsik ang kalooban niya sa asawa. Hindi niya kailanman naisip na mararanasan ng ganito. Oo nga't lumaki siyang walang nanay at tatay, pero kailanman ay hindi siya pinabayaan ng abuela at ng mga tiyahin. Niayaw nga ng mga ito na madapuan siya kahit man lang ng lamok. Nagangat ng mukha si Ava nang marinig ang busina ng sasakyan sa tapat ng gate. Bagya pa siyang nasilaw sa liwanag na nagmula rito. Hindi iyon ang sasakyan ng asawa. Nakilala niyang si Andrea ang nagmamaneho. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba mula roon si Simon, bit-bit ng isang payong. Sige Andrea, salamat sa ride. Ingat ka ha, madulas ang daan. Paalam ni Simon sa babae. Mahihimigan ang pag-iingat rito. Yeah, I will. See you tomorrow. Bye. Tugon naman ni Andrea. Pagkatapos ay pinaandar na ang sasakyan. Hindi pa man nakakalapit sa kinakasalampakan niyang sahig si Simon ay binato na ito ni Ava ng yakap-yakap na malaking shoulder bag. Gulat na nabitawan ng lalaki ang bitbit na payong. Dahilan upang magmadali itong sumilong dahil malakas ang ulan. Ava? Ang kapal ng mukha mong magpagsarap sa ibang babae? Samantalang ako, pinabayaan mong umuwi mag-isa ng walang susi? Galit na singhal niya sa lalaki. Hindi na kontento sa ibinato niyang bag. Hinubad ang suot na bakya at pati ang mga ito ay ibinato sa asawa. Pero, inuutos ko sa staff ko na magpagawa ng spare key. Ibinilin kong iabot sa asawa ko. Sagot naman itong nagmadaling buksan ang pinto. Makikita sa mukha nito ang pag-aalala at guilt. Lalo nag-init ang ulo ni Ava. Naiiyak na siya sa labis na sama ng loob. Bakit? Alam ba namang staff mo na ako ang asawa mo, ha? Simon? Walang may alam. Dahil ikinahihiya mo ang pangit, baduy at manang mong asawa. Malamang iniabot yon sa isa sa mga babae mo. Hindi totoo yan, Ava.
Napapailing na sabi nito. Hindi na niya ito pinansin. Nang mabuksan ang pinto ay nagmadali na siyang pumasok sa loob ng bahay at dumiretso sa guest room. Doon na ulit siya matutulog. Hindi na siya lumabas pa. Narinig niya ang pagkatok ni Simon. Anito, naghanda ito ng late dinner at pinapakain siya. Subalit, hindi niya ito sinagot o pinagbuksan man lang ng pinto. Nagising si Ava kinabukasan na kumakalam ang sikmura niya. Tinungo niya ang kusina. May mga nakita siyang pagkain sa mesa. Tila bagong luto lang ang mga ito. Pinakiramdaman niya si Simon sa kabilang kwarto. Wala ng tao. Ibig sabihin, maaga itong umalis. Ano pa bang nakakagulat? Malamang, maaga na namang ng babae ang magaling na lalaki. Naalala niya ang pinag-usapan ng mga staff niya. Hindi niya naibibigay kay Simon ang obligasyon bilang asawa rito. Kaya sa iba, hinahanap. Kahit na, wala man lang ba itong respeto sa kanya? Kahit naman, maling akala lang ng pamilya nila kaya sila naging mag-asawa, ay pumayag pa rin naman ito na makasal sila. Mas nangibabaw ang pagngit-ngit ng kalooban niya kaysa sa gutom na nararamdaman. Kaya hindi niya ginalaw ang pagkain. Naligo siya at pagkatapos ay nagtungo na sa trabaho. Sa isang fast food chain na lamang siya mabilis na nag-agahan. Iniwasan niya magkasalubong sila ni Simon sa opisina ng araw na iyon. Pero kahit hindi na pala siya mag-effort, ay hindi naman sila magkikita. Dahil ayon sa napagtanungan niyang isa sa staff nito ay nasa field si Simon. Nag-text ito sa kanyang susunduin siya sa uwian. Pero dahil masama pa rin ang loob sa asawa, ay maaga siyang umalis ng opisina. Hindi dumiretso si Ava sa bahay nila, sa halip sa isang mall. Nag-ikot-ikot muna siya, pinago ng mga paa. Nang makaramdam ng pagkahapo ay sa kanya naisipang umuwi. Alas 7 na iyon ng gabi. Dalawang bahay pa ang pagitan bago makarating ang kinalulunanan niyang taxi sa tapat ng kanilang bahay ay nahagip na ng mga mata niya ang asawa. Pasakay ito sa sasakyan ni Andrea. Nagpupuyos na naman ang kalooban niya. Sa suot nitong short sleeve button down, beach short at beach hat ay alam na alam niya kung saan ito pupunta. Sa birthday party ni Jacob Lorenzo, ang anak ng CEO ng MCC. Gaganapin niyon sa private resort na pag-aari ng pamilya nito. Invited ang lahat ng empleyado sa MCC sa birthday party niyon ni Jacob. Dahil hindi naman siya sanay sa mga party ay wala siyang balak na pumunta. Pero ngayong nakita niya ang asawa at kasama na naman nito si Andrea at alam niyang doon ang punta ng mga ito ay biglang nagbago ang isip niya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng bag at tinawagan si Jacob. Minanduhan ang taxi driver na dalhin siya sa isang hotel. Palabas ng restroom si Simon habang hawak ang kanyang cellphone. Tatawagan niya ang asawa upang masigurong nakauwi na ito ng bahay. Kanina sa MCC ay kulang 3 oras niya itong inantay. Mabuti na lang at nakita niyang isa sa mga staff nito. Maaga umanong nag-out si Ava. Ilang beses niyang sinubukang i-dial ang number nito, subalit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Napabuntong hininga ang lalaki. Akma na siyang hahakbang pabalik sa party nang may makasalubong na 3 lalaking kapwa-empleyado. Katulad niya'y naka-swimwear outfit rin ang mga ito. Isa rin sa mga bisita ni Jacob Lorenzo. Kaarawan nito ngayon at nag-organize ng isang night pool birthday party. Ayos talaga mamili ng chicks si Sir Jacob. Ang hot ng kasama niya ngayon, pare. Himig na iinggit na sabi ng isa sa 3 lalaki. Tol, ano ka ba? Si Miss Ava ang kasama niya? Yung assistant manager niya sa isang project? Yung konserbatibo manamit at palaging nakasuot ng malaking eyeglasses? Tugo naman ng isa. Siya ba yun? Sinasabi ko na nga ba? Konting bihis at ayos lang dun. Tiyak na lulutang, ang ganda at kaseksihan nun. Sabi ulit ng unang nagsalita. Totoo pare, gusto ko nga sanang lapitan, kaya lang ayaw hiwalayan ni Sir Jacob. Sabi naman ng pangatlo. Napahinto si Simon sa paghakbang.
Kunot noong napatingin sa mga manyak na lalaking, ang pinag-uusapan ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Napansin siya ng mga ito at binati. Magandang gabi, engineer. Ang saya ng party ni Mr. Lorenzo. Bati ng mga ito sa kanya na iginalaw pa ang mga katawan upang isabay sa beat ng tugtog. Sino ikamo ang kasama ni Jacob ngayon? Salubong ng kilay na tanong niya sa mga ito. Sumeryoso naman ang mukha ng tatlo. Nagtataka sa nakikitang galit ni Simon. Ah, si Miss Abaho. Napakamot sa ulong, sabi ng isa. Balita nga ho namin, magbibigay siya ng isang song number ngayong gabi. Tugod din ng isa. Nag-apoy ang mga mata ni Simon. Engineer, atin-atin lang to ah. Pero balak mo rin bang lapitan si Miss Ava? Tanong pa ng isa sa tatlong lalaki. Tinitigan nito ni Simon ng matalim at kwenelyuhan. Hindi ko lang siya lalapitan. Kukunin ko si Ava. Dahil pagmamay-ari ko siya. Kaya walang sino man sa inyo ang may karapatang tumingin sa kanya, kahit pa si Jacob Lorenzo. Nagyangalit ang ngiping, sabi niya sa mga ito. Gulat namang nahintakutan ng tatlo. Maya-maya'y narinig nila ang tinig ni Jacob sa mikropono. Nagpapasalamat ito sa lahat ng dumalo at ipinaalam ang song number ni Ava. Naningkit ang mga mata ni Simon nang makita ang asawang kumakanta sa entablado. Hindi ang pag-awit ni Ava ang ginagagalit niya. Sa halip, ang suot nitong kulay puti at mahabang lace beach dress. Dahil maaaninag sa dress nito ang kulay itim na bikini. Lantad ang magandang kurba ng katawan ni Ava. Ikinapupuyos na kalooban niya, pero hindi masisisi ni Simon ang mga kalalakihang naroon sa party. Kung pagpantasyahan man ang asawa niya. Lumabas kasi ang tunay nitong ganda. Nakalugay ang mahaba at unat na buhok. Walang suot na eyeglasses at may konting kolorete ang maamong mukha nito. Katulad sa unang pagkakataong nakita niya ito sa JS prom nila noong high school. Pero ang ayaw niya ay ang akto ni Jacob. Malalagkit ang titig nito sa asawa niya. Tila gusto itong hubaran at animo kasintahan kung umasta. Inantay niyang matapos ang piyesa ng kanta ni Ava. Nang makababa na ito ng stage, ay agad niyang hinila, pakubli sa malagong halaman. Napapitlag si Ava dahil may humablot sa braso niya. Pagbaba ng stage, ang asawang si Simon. Madilim ang anyo nito. Simon, ano ba? Bitawan mo nga ako? Pilit niyang tinatanggal ang kamay nito sa braso niya. Bakit ka narito? Galit na tanong nito. Empleyado rin ako ng MCC, kaya invited ako sa party to. Alam ko, Ava. Pero ang tanong ko, bakit ganyan ang suot mo? Ito ang dress code, Simon. Dahil pool party ito. Tsaka wala kang pakialam. Ikaw ba pinapakialaman ko sa mga ginagawa mo? Ano ba ang gusto ng lalaking to? Magsuot siya ng blouse at saya sa ganitong okasyon? Tinitigan siya ng matalim ni Simon. Dumiin ang mga kuko nito sa braso niya. Ano ba ang problema mo, Ava? Bakit ka nagkakaganyan? Simon, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Nakangiting wika ng palapit sa kanilang si Andrea. Oh, hi Ava. You have such a soulful voice. Nakangiting bali nito sa kanya. Dahan-dahan siyang binitawan ng asawa nang dumating ang babae. Tila lumambot ang anyo nito. Lalo naman iyong ikinarebelde ng puso niya. Hindi niya pinansin si Andrea. Akma na niyang iiwan ang mga ito nang mahigip ulit ng asawa niya ang braso niya. Tinatanong kita, Ava, bakit ka nagkakaganyan? Kumikislap sa galit ang mga mata ni Simon. Ikaw ang problema ko, Simon. Ikaw! Ang pagiging babaero mo! Mababa, ngunit masigas niyang sabi. Pagkatapos, itinilukuran na niya ang dalawa bago pa siya maiyak. Dahil kinakain ng matinding selos ang sistema niya.
kapag nakikita niya si Andrea nakasama ang asawa. Gulat namang naiwan ang dalawa. Simon, bakit hindi mo sa kanya sabihin ang tungkol sa atin? Mungkahe ni Andrea. Napabuntong hininga si Simon habang napailing. Tuloy-tuloy ang party sa resort. Malakas na tugtog, tambak na pagkain sa food station, mga bisitang nagkakasiyahan, nagkakantahan at nagtatampisaw sa pool habang may mga hawak na kupita ng alak. Ang kapaligiran ay binibigyang liwanag ng mga string bulb lights. Si Ava ay tahimik lang sa isang tabi at nakaupo sa gilid ng isang lounger habang umiinom ng juice. Nilapitan siya ni Jacob. Nakasuot ito ng swimming trunks at may dalang wine glass. Dapat sa ganito kasayang gabi, wine ang iniinom mo at hindi juice. Nakangiting sabi ni Jacob, inagaw sa kanya ang hawak na baso ng orange juice. Hindi ako umiinom, Jacob. I know. Pero pwede mo naman siguro akong pagbigyan, kahit ngayon lang, birthday ko naman. Nangungumbinsing, sabi nito. At tubiling tumango si Ava. Pigil ang hininga ng lagukin ng alak. Napangiwi siya at nagpunas ng bibig matapos lumagok. Mapait lang yan sa umpisa, pero kapag nagtagal, tumatamis na. Kumuha pa ulit ng kupita ng alak si Jacob sa waiter na dumaan at iniabot sa kanya. Isinenyas ni Ava ang kamay, tanda ng pagtanggi. Nakaunawa namang nagkibit-balikat lang ang lalaki. Naupo rin ito sa isang lounger katabi ng inuupuan niya. By the way, salamat nga pala sa pagpunta ngayon at sa song number mo, sabi ni Jacob. Noong isang linggo, nang puntahan siya ni Simon sa office niya at yayaing mag-lunch sa labas ay magaan ang pakiramdam niya, kaya napapakanta siya. Hindi niya napansin noong nasa likuran pala niya si Jacob, kaya narinig nito ang pag-awit niya. Nakiusap itong kumanta siya sa birthday party nito. Walang anuman yon, nginitian niya ito. May talent ka sa pagkanta, Ava. Marami akong kilalang recording company na pwede kang pasikatin. Naku, hindi ko naman talaga gustong i-push through ang pagkanta. Ang pangarap ko ay maging matagumpay na engineer. Napatango-tango ang lalaki. May gusto sana akong sabihin sa'yo, Ava. Sumeryoso si Jacob. Pero hindi iyon nabigyan ng pansin ni Ava dahil nagawi ang paningin niya sa kabilang dako ng poolside. Naroon ang asawa niya si Simon, pinapaligiran ng mga kababaihang halos maghubad na sa harapan nito habang nakaakbay ito kay Andrea. Pakiramdam niya'y inapak-apakan na naman ang puso niya. Ang kapal talaga ng manlulupig na tong lukohin siya ng harap-harapan. Nagulat si Jacob nang agawin niya sa kamay nito ang kupita ng alak na iniabot sa kanya kanina. Dahil tinanggihan niya iyon, pero ngayon ay inisang lagok niya lang. Bagaman nagtataka ay napangiti ito. Ang mga sumunod ay siya na ang kusang kumukuha ng sariling alak sa mga nagluruwing na waiter. Pakiramdam niya'y sa pamamagitan ng pag-inom, kahit papaano'y maiibsan ang sakit na nararamdaman ng puso niya. Ava, ang sabi ko inom lang, hindi magpakalasing. Awat sa kanya ng kaharap. Sinong lasing? Hindi pa ako lasing, no? Sabi niya, kahit ang pakiramdam niya'y tinamaan na siya. Woo! Ang sarap palang malasing! Sabi niyang tumayo at napapatalon-talon. Sumasabay sa beat ng mabilis at malakas na tugtog. Sumuray si Ava. Mabuti na lang at maagap ang mga kamay ni Jacob. Mabilis din itong nakatayo at naalalayan siya nito sa bewang. Oops! Lasing ka na nga, Ava. Naiiling, ngunit malapad ang ngiting, sabi ni Jacob. Ayoko pa, ano? Sabi niyang hinubad ang suot na mahabang lace beach dress. Jacob, patutunayan ko sa'yong kaya ko pa. Tara, maligo tayo. Hinila niya ang kamay ng lalaki at umakto na silang lulusong sa pool. Umuwi na tayo, Ava. Sabi ng isang nagngangalit na tinig, si Simon.
marahas na kinuha ang kamay niya na nakahawak kay Jacob. Umuwi ka mag-isa mo! Dala ng pagkalasing, ay naniningkit ang mga matang tiningnan niya ang asawa. Huwag mo akong sagarin, Ava Maria Purissima! Galit na sabi nito. Hinila siya palayo kay Jacob. Sinundan sila ni Jacob. Teka lang, Mr. Manlulupig. Saan mo dadalhin si Ava? Matigas naman ang tinig na tanong nito. Layaan mo si Ava, Jacob Lorenzo? Nagbabantang, sabi naman ni Simon. At ano ang karapatan mong sabihin sa akin yan? Mataas ang boses na wika ni Jacob. Dahilan upang matuon sa kanila ang atensyon ng lahat. Maging ang tugtog sa party ay huminto rin. Si Ava ay nagpupumiglas mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Simon. Nakita iyon ni Jacob, kaya akma siya nitong tutulungan upang makawala sa mga kamay ng asawa. Subalit, malakas itong itinulak ng huli at saka inundayan ng malakas na suntok ni Simon. Napaatras ito at nasapo ang pumutok na bibig. Nang makabawi ay aktong gagante ng suntok, subalit nakailag si Simon. Saka naman nagsilapitan ang mga bisita at inawat ang dalawang nagpang-abot. Uulitin ko, Jacob Lorenzo, layuan mo ang asawa ko! Malakas na sigaw ni Simon na idinuro pa si Jacob. Natigagal ang lahat sa narinig, nagbulungan. Maging si Jacob ay nagulat din, subalit agad na nakabawi. Nagpumiglas ito sa pagkakapigil ng dalawang empleyado at matilim ang titig na ipinukol kay Simon. Makakarating to sa daddy ko? Engineer Manlulupig? Go ahead, iparating mo. Ipaabot mo na rin ang resignation ko, effective ngayong gabi. Walang bahid, pag-aalalang, sagot ni Simon. Pagkuwan, ay kinaladkad na siya ng asawa palabas ng resort. Walang nagawa si Ava nang pasalya siyang paupuin ni Simon sa passenger seat ng isang magarang sasakyan. Pagkatapos ay pumwesto na rin ito ng driver's seat. Hindi ito nagsasalita pero sa mga kilis nito'y makikita ang matinding galit. Nayakap ni Ava ang sarili nang maramdaman ang aircon sa loob ng sasakyan. Nanunot ang lamig sa katawan niya, lalo at bikini lang ang suot niya. Napansin naman iyon ng asawa, kaya bago pa nito patakbuin ang sasakyan ay may dinukwang ito sa backseat. Isang kulay rosas na sundress. Napangiti siya ng pagak. Kung hindi siya nagkakamali ay kay Andrea ang sundress na iyon. Ibinato iyon sa kanya ng lalaki. Suotin mo, baka mapulmonya ka. Sarkastiko ang tinig nito. Hindi siya nagsalita, pero ibinalik niya rito patapon ang sundress. Stop being stubborn, Ava! Ilinagay na nito sa kamay niya ang dress. Umismid siya. Pagkatapos ay ibinato sa backseat ang sundress. Ayaw niyang suotin ng isang bagay na pag-aari ng babaeng karibal niya. Ibalik mo na lang ako sa resort. Para ano? Para magpa-take advantage kay Jacob Lorenzo? Wala kang pakialam! Sinaklot ng asawa ang braso niya. Nag-aapoy ang mga mata nito nang titigan siya. Asawa kita, Ava. So ngayon, kiniklaim mong asawa mo ko? Dahil ano? Dahil hindi ako ngayon ang kadalasang manang, badoy at pangit na asawang ikinahihiya mo? Nanguusig na sabi niya rito. Pakiramdam niya'y kulang pa ang mga nainom na alak para mapalis ang sakit na nararamdaman ng puso niya. Na dinudulot sa kanya ng babaherong asawa. Binitawan siya ni Simon. Napahinga ito ng malalim. Pagkatapos ay nagtatagis ang mga bagang na pinaharurot na ang sasakyan. Tiniis ni Ava ang nararamdamang lamig. Ang ginawa niya ay nagsumiksik na lang sa gilid ng upuan ng sasakyan habang yakap-yakap ang sarili. Alam niyang panay ang sulyap sa kanya ng asawa at napapailing-iling ito. 20 minutos lang ay nakarating na sila sa BF Homes. Naramdaman niyang bumaba ng sasakyan ng asawa at tumigil dito sa pwesto niya. Binuksan ang pinto ng sasakyan.
Ayoko pang pumasok sa bahay. Ibalik mo ako sa resort. Gusto ko pang uminom. Wika niya. At kailan ka pa nag-ilasing gera? Kulang na lang ay sakalin siya ni Simon sa labis na konsumi sa kanya. Hinila siya nito pababa ng sasakyan at papasok ng bahay. Simon, ano ba? Bitawan mo nga ako! Halos magganda na pa siya sa paglakad, dala ng pagkalasing at mabilis na paghatak nito. Idiniretso siya ng lalaki sa banyo ng master's bedroom. Itinapat sa dutsa at binuksan ang shower. Ayan, para mahimasmasan ka! Nagpaparusang sabi nito sa animo sutil na anak. Napasinghap si Ava nang maramdaman ang malamig na tubig mula sa shower. Agad niyang napunasan ng mga kamay ang basang mukhang dinadaluyan ng tubig. Sa halip na mahimasmasan ay higit siyang nasaktan. Dahil harap-harapan na nga siya kung lukohin nito, ito pa ang may karapatang pagmalupitan siya. Tiningnan niya ito ng masama. Pagkatapos ay dumistansya sa shower. Lumapit dito at pinagbabayo ang dibdib nito. Ang suot nitong short sleeve polo ay nabasa na rin. Dahil sa'yo! Dahil sa'yo! Kaya ako nagkakaganito! Hindi ko alam kung paano pa ako makakalayo sa mayabang at mabaerong tulad mo. Gayon pinakasal pa ako sa'yo! Sabi niya sa pagmagitan ng paghagulhol. Wala akong babae, Ava. Bumaba ang tinig nito. Tila ito ang nahimasmasan sa ginawa sa kanya. Sinungaling ka? Sinungaling ka, manlulupid! Patuloy siya sa pagbayo sa dibdib nito. Nakalas ang botones ng suot nitong short sleeve. Nahablot niya ang suot nitong designer necklace. Napigtas ito at nalaglag sa sahig. Gumulong ang pendant nitong singsing. Nakilala ni Awang ito ang wedding ring nila. I'm sorry. Wika ni Simon. Nagihirap ang kalaobang niyakap at hinagod niya ang likod ng asawang si Ava na napagod na yata sa ginagawa dahil unti-unti na nitong itinigil ang pagbayo sa dibdib niya. Itiningala niya ang mukha nito, pinahid ang mga luha. I'm sorry, sweetie. Nahabag na sabi niya kay Ava. Sumubsob ang babae sa dibdib niya. Pahikbi-hikbi pa rin ito. Maya-maya'y muling tumingala. Nagtama ang mga mata nila. Ilang sandali pa'y tila may magnet na sinakop niya ang mga labi nito. Nagpumiglas ito nung una, pero hindi nagtagal ay wala na siyang nakuhang pagtutol mula kay Ava. Sa halip ay tumutugin na rin ito nang may pananabik sa mga halik niya. Kapwa nila habol ang hininga na maghiwalay ang mga labi sa isa't isa. Napalunok si Simon at nakaramdam ng pag-iinit ng katawan nang hagurin ng tingin ang kagandahang nakatunghay sa harapan niya. Lalo at higit na nakakaakit ang basang katawan nito in a black bikini. Hindi lang mga halik ang gusto niyang makuha rito. Muli niyang hinapit ang baywang ni Ava. Kinuha ang kanang kamay nito at idinikit sa nagwawala niyang harapan sa likod ng suot na beach shorts. Namula ang pisngi nito at nag-iwas ng tingin. He wants you now. Okay lang ba? Masuyong bulong niya sa tenga nito. Nahihiya itong tumango. Lumuwang ang mga ngiti niya. Pakiramdam ni Simon ay lalong nabuhay ang nasa harapan niya. Muling tinungo ng kamay ni Simon ang batok ng asawa upang hagan ito. Mainit at malalim, puno ng pagsuyo ang mga halik niya. Bumaba sa leeg nito at patungo sa dibdib nito. Hanggang sa mabilis niyang natanggal ang mga saplot ni Ava na humaharang sa mga tanawing walang kasing ganda. Maging siya ay mabilis ding nakapaghubad. Sa ilalim ng marahang lagaslas ng tubig, habang patuloy sila sa maalab na paghahalikan, ay muling kinuha ni Simon ang kamay ng asawang nakakawit sa batok niya upang dalhin sa naghuhumiyaw niyang harapan. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa ni Ava.
lumuhod ito sa harapan niya. Hinigpitan ng hawak sa nagmamalaki niyang alaga at niyakap siya sa bewang. Nakipaglaro ito sa harapan niya, paurong, pasulong at maya-maya'y mistula na itong nagkukonsyerto at siya ang mikropono. Napasinghap si Simon. Napakagatlabi. Hindi niya mapangalanan kung anong langit ang kinalalagyan niya dahil sa ginagawa ng asawa. Shit, you're damn good, sweetie. Anas niyang napapasabunot sa basang buhok ng babae. Humantong sila sa malambot at malaking kama. Doon ay pinasasari ni Simon ang bibig at mga kamay sa iba't ibang bahagi ng katawan ng magandang asawa. Pakiramdam niya'y maluloko na siya sa init ng katawang nararamdaman. Maging si Ava ay ganun din. Sa mga ungol at pagtawag nito sa pangalan niya ay darang na darang ito sa mga sensasyong ipinapakilala niya rito. Hanggang sa tuluyan silang mapag-isa at maabot ang rurok ng pinakamatamis na tagumpay. Bagaman bahagyang masakit ang ulo ni Ava dahil sa hangover at masakit ang katawan dahil sa nangyari sa kanila ng asawa kagabi, ay may ngiti sa mga labing, bumangon siya. Kinapa ang eyeglasses sa bedside table. Isinuot at tinungo ang kusina upang uminom ng tubig. Nagulat siya nang maabutan roon si Simon. Pasipul-sipul ito habang nagluluto. Mukhang maganda ang gising. Marahil ay naramdaman ang pagdating niya, kaya humarap ito. Good morning, sweetie. Matamis ang ngiting nakaguhit sa gwapong mukha nito. Bakit ka nagluluto? Akala ko nasa field ka na. Hindi siya makatingin ng diretso rito. Bagaman, bukal sa loob niya ang naganap kagabi, ay nahihiya siya sa mga inakto niya. Marahil, dala iyon ng nainom niya at pagkasabik sa asawa. Resigned na ako, remember? Umupo ka na dyan at kakain na tayo. Kailangan kong pagsilbihan ang talented kong asawa. Pilyo itong ngumiti. Napakunot noo siya. Nagbukas ng refrigerator. Kinuha ang pichil ng tubig at nagsalin sa baso at ininom iyon. Seryoso ka sa pag-resign mo sa MCC? Saan ka na magtatrabaho ngayon? Hindi na ako magtatrabaho. Sisimulan ko na yung pangarap kong business noon pa. Sapat na ang savings ko at kaalaman para maipatayo ang isang maliit na construction company. Paliwanag nitong nag-umpisa ng maghain ng nilutong agahan. Napatango-tango si Ava. Napahanga siya rito. Akala niya'y wala itong kapangapangarap sa future nito. Gusto kong mag-resign ka na rin, Ava. Pagtulungan natin palagoin ang itatayo kong business. Seryosong sabi nito. Lihim na natuwa ang puso niya dahil kasama pala siya sa mga pangarap nito. Ayos lang naman sa akin, kaya lang hindi pa sa ngayon, Simon. Hindi pwedeng mahinto ang pagpapadala ko ng pera kay Lola para sa mga gamot niya. Nalaman nila nitong nakaraan na diabetic si Lola Ising. Hinila nito ang kamay niya at pinaupo na siya sa hapagkainan. Sinalinan ang plato niya ng sinangag na kanin at nilagyan ng kapirasong omelette. Pwede namang ako ang sumuporta sa mga gamot ni Lola Ising? Question nito. No! Ako ang apo niya. Ako ang dapat na sumuporta sa kanya. Besides, kakailanganin mo ang pera mo para sa umpisan mong business. Habang kumakain, ay napansin ni Awang nangingiti ang asawa habang panakanakang sumusulyap sa kanya. Napataas ang kilay niya. Bakit? Anong iningiti-ngiti mo dyan? Mataray na tanong niya rito. Umiling ito. Malisyoso ang ngiti. Bakit nga? May pagkainis na ulit tanong niya. Wala. Hindi ko lang inaasahang wild pala sa kama ang virgin at conservative kong asawa. Bukod pa sa talented, the best kumanta. Nag-blush siya sa sinabi nito. Binato niya ito ng table napkin at saka tumayo. Cheh!
Nagtungo siya sa lababo, nagbukas ng faucet at naghugas ng kamay. Naramdaman niya ang pagtayo ni Simon at pagyakap nito sa baywang niya mula sa likuran. Pwede mo ba ulit akong kantahan? Nanunod yung bulong nito sa tenga niya. Humarap siya sa asawa at naglambitin sa batok nito. Ngayon pa ba siya mahihiya matapos ang namagitan sa kanila kagabi? Ano bang genre ang gusto mo? Malambing ang tinig na sakay niya sa biro nito. Kahit ano, basta yung titira kulit yung mga mata ko. Hinampas niya ito sa balikat. Loko! Tumawa ito ng malakas. Maya-maya'y sumeryoso. Pinisil ang tungki ng ilong niya. Pero hindi ko pa rin gusto yung naglasing ka kagabi ha? At pakikipaglapit mo kay Jacob Lorenzo. Kaya wag mo nang uulitin yan ha? Opo, mister. Very good, missis. Hindi nagtagal ay muling nagtagpo ang mga labi nila. Nagsalo sa isang matamis, mainit at malalim na mga halik. Namalayan na lamang ni Ava na mabilis siyang naigiyan ng asawa sa loob ng kanilang silid. At ang buong araw na iyon ay lumipas sa walang sawang pag-angkin nito sa kanya. Alas 6 ng gabi nang maalimpungatan ng mag-asawa, dala ng makailang beses na pag-doorbell sa kanilang gate. Nang pagbuksan ni Ava, si Jacob Lorenzo. Maluwang ang ngiti nito nang makita siya. May bit-bit na bouquet of red roses. Jacob? Bakit nandito ka? Gulat na tanong niya. Masama bang bisitahin ko ang maganda kong engineer? Kasi... Sweetie, sinong dumating? Pupungas-pungas na tanong ni Simon. Palabas ito ng front door. Ang suot nitong roba ay hindi pa maayos ang pagkakabuhol. Kaya nakalabas ang hubad nitong katawan at boxer shorts. Parehong napataas ang kilay ng dalawang lalaki nang magtama ang mga mata ng mga ito. Si Jacob ay nailipat ang paningin sa kanya. Sa suot niya ring roba at gusot na buhok ay hindi maitatangging pareho silang bagong gising ni Simon. Rumihistro sa mukha ni Jacob ang pagkadismaya. Ngayon nito nakumpirmang totoo ngang mag-asawa ang dalawa. Mr. Lorenzo, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo sa bahay ko? Nakasimangot na tanong ni Simon. Mr. Manlulupig, may ibibigay lang akong dokumento kay Ava. Kaswal na sagot ni Jacob. Hinapit ni Simon ang bewa ng asawa nang makalapit ito. Ipinapakita sa kaharap na pag-aari niya si Ava. Sa pagkakaalam ko, araw ng linggo ngayon, hindi oras ng trabaho. Isa pa, anong klaseng dokumento ang ibibigay mo sa asawa ko? At hindi naman yata papel ang hawak mo. Sarkastiko ang ngiti ni Simon. Ang tinitukoy ay ang hawak na bulaklak ni Jacob. Lihim na pinandilatan ng mga mata ni Ava ang asawa. Pinakakalma dahil hindi malayong mauwi sa away ang sarkastikong pag-uusap ng mga ito. Bilang boss si Jacob ay magalang niyang inabot ang ibinibigay nitong bulaklak. Napangiti naman ito at tinungo ang sasakyan. May kinuhang folder at iniabot sa kanya. Mga bidding documents, paki-evaluate na lang Ava. Wika nito. Tumango si Ava. Sige. Pasok ka muna Jacob. Tumanggi si Jacob at maya-maya'y nagpaalam na. Nang makaalis na si Jacob ay padabog na isinara ni Simon ang gate at nakasimangot na nagpatiuna sa loob ng bahay. Agad naman niya itong hinabol. Inilapag ang hawak na folder at bulaklak sa center table. Nang maabutan ng asawa ay nangunyapit siya sa batok nito. Napapangiti ang puso niya sa reaksyon ni Simon. Nagsiselos ba ang asawa niya? Nagsiselos ka ba kay Jacob? Nakangiting tanong niya rito. Oo, at tinanggap mo pa talaga yung bulaklak niya. Sambahol ang gwapong mukha nito. Mister, ikaw ang asawa ko. At boss ko lang si Jacob, kaya wala kang dapat na ipagselos. Paliwanag niya rito. Pero iba ang pakay niya sa'yo, Ava. Iwas ang paningin nito sa nangaakit niyang mga mata.
Kakausapin ko si Jacob. I'm sure maiintindihan niya ako. Hindi na ako magpapaligaw at may asawa na akong tao. Talaga? Umaliwalas na ang mukha nito. Tumangu-tangu siya. Pagkatapos ay napahagik-hik. Dahil kinarga siya nito paharap at siniilang halik ang mga labi niya. Ang mga sumunod na araw at linggo kay Ava ay napakasaya. Ngayon niya unti-unting nakikilala ang malambot na side ng asawa. Ang pagiging maalalahanin nito, maalaga at malambing. Higit sa lahat, anuman ang ayos o gayak niya, ay proud na ipinakikilala siya nito sa lahat bilang may bahay. Pero para na rin sa sarili, ay unti-unti niyang sinanay na magsuot ng mga kasuotang, hindi naman daring, pero hindi rin naman konserbatibong tingnan. Ang mga mata niyang may kalabuan ay pinalinaw ng nagdaang laser eye surgery upang hindi na niya kinakailangan pang magsuot ng malaking eyeglasses. Ang dating inaakala niyang kayabangan ni Simon ay napalitan ng paghanga. Hindi lamang mataas ang antas ng kaalaman nito sa engineering, maging ang mga kasanayan sa pangangasiwa. Mabilis na naitayo ang construction company nito. Unti-unti nang lumalago at nakikilala. Naghahanda si Ava ng umagang iyon upang puntahan ang asawa sa opisina nito. Balak niya itong suyuin dahil nagkagalit sila kagabi. Dala ng madaling araw na siyang nakauwi dahil galing siya sa Zambales para sa isang rehabilitation ng lumang tulay doon. Siya ang magdedisenyo kaya kinakailangang personal na puntahan upang suriin ang naging damage nito at maibalik sa dating magandang kondisyon. Kung tutusin, kulang lang 3 oras ang biyahe mula Zambales pabalik ng Manila. Pero dahil hindi inaasahang sasama ang panahon, ay may mga puno ang natumba sa daanan. Kaya natagalan ang pagbalik ng project team nila. Pinahupa muna ang sama ng panahon bago bumiyahe pabalik. Hindi niya nagawang tawagan ang asawa dahil mahirap ang signal ng telepono doon. Nakatulog ito sa sofa sa kakaantay sa pagdating niya. At dahil masama ang loob, ay sa guest room ito natulog. Nang magising naman siya kinabukasan, ay wala na ito. Nakapasok na sa opisina. Pagdating ni Ava sa opisina ng AS Construction Services, ang kumpanyang itinayo ng asawa ay agad niyang binate at ginitian ang sekretarya nitong si Michelle. Hi Mitch! Hi Ma'am Ava! Nasa loob po si Sir Simon, kaya lang kasalukuyan niyang kamiting si Mr. Yu. Nakangiti ring tugo ng sekretarya. Ang tinutukoy ay ang malaking kliyente at may-ari ng isang social housing agency na nagpapagawa ng mga apartment sa AS. Tumangu siya, naupo sa malapit na couch. Dumampot ng magazine at nagbasa-basa roon. Maya-maya'y lumabas na ang sekretarya ni Mr. Yu sa private office ni Simon. Tapos na ang meeting nila? Tanong ni Michelle rito. Yeah, nakagamit lang ng bathroom si Mr. Yu pero palabas na rin yon. Tugon naman ito. Sinunyasan siya ni Michelle na pwede na siyang pumasok sa opisina ni Simon. Agad siyang tumayo at nagpasalamat sa sekretarya. Excited siyang makita ang asawa. Namiss niya ito kagabi, lalo't hindi sila magkatabi sa higaan. May kausap ito sa cellphone nang buksan niya ang pinto. Matamis niya itong minitian, subalit lumukot naman ang mukha nito. Hindi maitatangging masama pa rin ang loob. Anong ginagawa mo rito? Wala ka bang trabaho ngayon? Salubong ang kilay na tanong nito. Hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Tinapos ang pakikipag-usap sa cellphone. Di na dalawang gwapong asawa syempre, tsaka yayayain na rin kumain sa labas. Pinalambing niya ang tinig. Lumapit sa kinaupuan nitong executive chair. Marami pa akong gagawin. Tanggi nito, umaktong tatayo. Subalit, mabilis niyang nailapag ang dalang bag sa sopa at saka pumesto sa likuran nito at minasamasahe ang balikat nito. Mister, sorry na. Promise, hindi na mauulit. Higit niyang pinalambing ang tinig.
Ilinapit ang bibig sa tenga nito. Napakislot ang asawa. Alam niyang hindi siya matitiis nito. Lalo at nagpaganda siya ng maigi ngayon. Bukod pa sa suot niya ang isang kulay kremang bodycon dress na bago magtuhod ang haba. Kaya lumitaw ang perpektong kurba ng kanyang katawan. Alam niyang halos lumuwa na ang mga mata nito. Subalit itinatago lang. Ano bang ginagawa mo? Anitong iniiwas ang mukha at lieg dahil pinapaliguan niya iyon ng maliliit na halik. Napangiti siya. Konti na lang at bibigay na ito sa kanya. Kung sana'y nagre-resign ka na sa trabaho mo at tulungan mo lang ako dito sa AS, edi sana nasa tamang oras ang uwi mo. Nang akma na naman itong tatayo ay kumandong na siya paharap dito. Nililis ang suot na dress upang maayos ang pagkakaupo. Tumambad dito ang mapuputi at makikinis niyang mga hita. Napalunok ang nag-iinarte niyang asawa. Konting panahon na lang, mister, please. Magre-resign na talaga ako. Ayaw ko lang kasing iwanan ang mga nauna ng projects. Ava, umayos ka nga. Nasa bathroom pa si Mr. Yu. Baka biglang lumabas. Nagpipigil na sabi nito. Wala pa naman siya eh. Nangaakit na sabi niya. Inumpisahang halik-halikan ang likod ng tenga nito. Ava? Kunwaring iwas pa rin ito kahit naramdamin na niya na namukol ang harapan nito. Namiss kita, mister. Patuloy na anas niya sa tenga ng asawa at kulang na lang ay isubsob niyang dibdib sa mukha nito. Hinuli nito ang dalawang kamay niya nang umpisahan na niyang buksan ang suot nitong long sleeve polo. Kailan ka pa natutong mang sedus, ha? At nahulog na nga ito sa bitag niya dahil nakangiti na ito. Ipinagpatuloy niya ang pagkalas sa butanos ng polo nito. Bakit? Naaakit ka ba? Hinawi ni Ava ang nakalugay na mahabang buhok patungo sa kanyang likuran. Dahilan upang mas lalo siyang kaakit-akit tingnan. Araw-araw naman akong naaakit sa'yo, Mrs. Wika ni Simon. Hindi na nakapagpigil. Sabik na kinabig ang batok niya at sinakop ang mga labi niya. Napahagikik si Ava. Alam na alam niya kung paano itong paaamuhin. Hindi nagtagal ay narinig nila ang pagpihit ng seradora ng pinto ng bathroom sa loob ng private office ni Simon. Sabay na naghiwalay ang mga labi nila. Si Mr. Yu. Halos sabay din nilang nasabi. Napalinga-linga si Simon. Nataranta ito kung saan siya pauupuin. Pero ang ginawa ni Ava ay nagtago sa ilalim ng executive table. Takip-takip niya ng palad ang bibig dahil natatawa siya sa reaksyon ng asawa. Pasensya ka na, Simon. Nakigamit pa ako ng bathroom mo. But nice bathroom, ha? Patungo na sa pinto ang may katabaang incheck. It's okay, Mr. Yu. Patay-mali siyang tugo naman ni Simon. Nagkunwari itong nagtipa sa laptop nasa ibabaw ng table nito. By the way, siyang pag-ikot ulit ng matanda. Napakunot noo ito nang tumingin kay Simon. Ipaparenovate ko pala yung office ko sa Makati. Ang gusto ko, ganyan din ang bathroom sa private office ko. Lumapit ulit ito sa table at naupo sa visitor's chair. Ha? Nagulat si Simon sa paglapit ulit nito. Dahil ang buong akala ni Simon ay lalabas na ito ng opisina. May i-recommend na ka bang magaling na architect? Ha? Hindi na po proseso ng isip ng asawa ang mga sinasabi ng kliyente. Sa halip, nakatuon ang atensyon nito sa ginagawa niya. Paano'y malikot ang mga kamay ni Ava. Binubuyo niya ang nagmamalaking alaga ng asawa na nakatapat sa mukha niya. Simon, are you alright? Kunot toong tanong ni Mr. Yu. Nakatutok ang paningin nito sa nakabukas na tatlong butanes ng long sleeve polo ng asawa. Napansin din nito ang pagtagaktak ng pawis sa noon ni Simon. Malakas naman ang aircondition ng private office mo. Bakit tila pinagpapawisan ka yata? Takang tanong pa ng matanda. Lihim siyang pinandalatan ng mga mata ng asawa nang mabaling sa ibang bagay ang paningin ni Mr. Yu. Dahil
Kinalas niya ang suot nitong sinturon at binuksan ang botones ng suot na formal pants. Tsaka binuksan ang zipper nito. Hagik-hik lang ang itunogon niya rito. At lalong pinagbuti ang pagbuyo at pakikipaglaro sa nagwawala nitong alaga sa ilalim ng panloob nito. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko, Mr. Yu. Pero sige, i-recommend kita sa pinakamagaling na architect na kakilala ko. Napapalunok na tugon ni Simon. Nagtataka man, sa inaakto ng kausap ay napatangon na lamang ang matandang incheck at nagpaalam na. Nang makalabas na sa opisina si Mr. Yu, ay hinila siya ni Simon sa ilalim ng lamesa. Pinaupo sa kandungan nito. Pilya ka ha? Pinundot ni Simon ang button ng intercom. Michelle, pakicancel ang mga meeting ko ngayong araw. And bawal akong istorbohin, okay? Yes sir. Matapos magbili ni Simon sa nagtatangang sekretarya, ay ikinulong siya sa mga bisig nito. Lagot ka sa akin ngayon, Mrs. Pilya ka ha? Hagik-hik ang itunagon niya rito. Abot-tenga ang ngiti ni Ava nang lisanin ang MCC. Tiyak na matutuwa ang asawa niya sa ibabalita niya ngayon. Isinakatuparan na niya ang matagal na nitong hinihiling na mag-resign sa trabaho upang tulungan na lamang nitong mamahala sa negosyo nito. Nagpara siya ng taxi at nagpatid sa AS. Wala ang sekretarya ni Simon sa lamesa nito nang makarating siya. Kaya nagtuloy-tuloy siya sa private office nito na ipinagtaka niya dahil bagyang nakaawang ang pinto. Ganun na lamang ang pagsilakbo ng damdamin ni Ava nang maabutan ang tagpong hindi inaasahan. Ang asawa niyang si Simon sa loob ng opisina nito, nakaupo sa mahabang couch, kayakap ang isang babae. Pamilyar ang babae kahit nakataliko dito sa direksyon niya, si Andrea. Pakiramdam niya'y dinikdik ang puso niya sa naabutang tagpo. Biglay, rumihistro sa isip niya ang usap-usapan sa MCC. Nabuntis si Andrea. At ang nakabuntis rito ay may asawang tao. Ibig bang sabihin, si Simon ang nakabuntis sa babaeng to? At ang babaero niyang asawa na akala niya'y nagbago na ay patuloy pa rin pala siyang niloloko? Ano pa ba ang pagkukulang niya at bakit hindi magawang maging tapat sa kanya ni Simon? Lilakihan niya ang pagkakabukas ng pinto, dahilan upang maagaw niya ang atensyon ng dalawa. Gulat ang mga ito sa biglang pagdating niya. Anong ibig sabihin nito, Simon? Sweetie, bakit nandito ka? Kaswal na tanong ng asawa. Kumalas ito sa pagkakayakap kay Andrea. Tumayo at lumapit sa kanya. Umakto itong halikan siya sa pisngi. Ngunit bago pa man ito mailapit ang mukha, ay kumawala na ang nanginginig niyang palad. Pinadapo niya ito ng malakas sa pisngi ng palikherong asawa. Ang kapal ng mukha mo! Manluloko ka! Naiiyak na sigaw niya rito. Sa labis na sama ng loob, ay ayaw na niyang makita ang pagmumukha ni Simon. Kaya akma na niya itong tatalikuran. Subalit, hinabol siya nito. Humarang sa daraanan niya. Ava, mali ang iniisip mo. Sa tono ng lalaki ay parang ito pa ang galit. Ang kapal naman talaga ng mukha. Pagsusumigaw ng isip ni Ava. Napatingin siya sa hawak nitong papel. Marahas niyang kinuha iyon sa kamay nito. Ultrasound results ni Andrea. Positibo ngang buntis ito. Mali? Maling desisyon na ipinakasala ko sa'yo, Simon. Pakiramdam ni Ava ay sasabog ang dibdib niya sa emosyong nararamdaman. Hindi na ito nakontentong mambabae, talagang binuntis pa ang kabit nito. Nilamukos niya ang papel at binato sa mukha ni Simon. Napapailing-iling siya habang nagpupunas ng basang pisngi. Dala ng di mapigilang paglandas ng mga luha. Hindi niya pa ipaliwanag ang nararamdamang sakit ng puso niya. Ava, let us explain. Narinig niyang sabi ni Andrea sa likuran. Nilingon niya ito at pinakatitigan ng masama. Pasalamat ito at hindi siya bayolenteng tao.
dahil kung nagkataon, tiyak na kanina niya pa ito ay sinubsob sa sahig kahit pa buntis ito. Akma siyang hahawakan ni Simon sa kamay, ngunit iniiwas niya iyon. Malakas niya itong tinabig upang makadaan siya at makalabas ng opisina. Napakasakit palang maloko ng harap-harapan, lalo pa at alam niyang mahal na niya ang asawa. Hindi malaman ni Ava kung paano siyang mabilis na nakarating sa bahay nila sa BF Homes. Ang alam niya kanina, nasa taxi siya at panay ang kagulhol niya. Hindi nga mapigilan ng taxi driver na hindi siya tanungin kung okay lang ba siya. Paano nga ba ang maging okay pagkatapos ng natuklasan niya sa asawa at kay Andrea? Mabilis siyang nag-impake. Ayaw na niyang makita si Simon. Makikipaghiwalay na siya sa asawa. Inaasahan na niyang ito ang magiging ending nila, pero umasa siya at hindi niya akalain ganito pala kasakit ang magiging resulta. Umuwi si Ava ng Del Gallego. Mabuti na lang at may dahilan siya sa biglaang pag-uwi, kaya hindi na siya gaanong inurirat pa ng mga tiyahin at lola. Nagtaka man ang mga ito kung bakit hindi niya kasama ang asawa sa pag-uwi, idinahilan niyang busy ito sa negosyo. Kasal ni na Mayumi at Frank sa susunod na linggo. Nagkabalikan ng mga ito at agad na nagdesisyong magpakasal. Tita Mayumi, paano mo nagawang patawarin at tanggapin muli si Tito Frank? Tanong niya sa tiyahin nang magkasarilinan sila. Dahil mahal ko siya pamangkin. Handa akong sumagal muli at magtiwala, alang-alang sa pag-ibig ko sa kanya. Kumikislap sa tuwa ang mga matang, sagot ng tiyahin niya. Siya kaya, kaya rin ba niyang patawarin at tanggapin muli si Simon? Alang-alang sa pag-ibig niya rito? Napabuntong hininga si Ava. Paano ba niyang mapapatawad ito? Ganitong hindi naman humihingi ng tawad. Mag-iisang linggo na siya sa probinsya, pero ni text o tawag ay wala siyang natatanggap mula rito. At hindi ba lang siya nito sinundan para suyuin at ipagpilitang bumalik sa bahay nila? Baka nga natuwa pa ito nang umalis siya, dahil malaya nang makakasama ng taksil na asawa ang kabit nito. Besperas ng kasal ni na Mayumi at Frank, may mga bisita si Ava, ang kaibigan niya si Patty at ang kababatang si Abet. Naroon sila noon sa terasa, nakadugtong ng harap ng bahay ni na Ava. Ikaw ba yan, Ava? Halos hindi kita nakilala. Napakaganda mo. Tuwang bulalas ni Patty. Natawa siya sa overacting na reaksyon ng kaibigan. Nanibago ito sa unang beses na nakita siyang walang suot na malaking eyeglasses. Nakalugay ang buhok, nakamaiksing maong na shorts. Bagaman loose ang suot na t-shirt, ay bumagay naman ito sa short na suot niya. Kaya masigit siyang sexing tingnan. Oo naman, Patty. Kumusta ka na? Nagyakap ang magkaibigan. Heto, malusog pa rin kahit anong diet. Nakangusong tugon ng kaibigan. Ayos lang yan, maganda ka pa rin naman, komento niya. Pero mas maganda ka. Pamumuri pa ni Patty. Kaya nga ang swerte ni Simon. Malungkot na wika naman ni Abet sa tabi nila. Ay naku, Abet, di ka pa rin makamubon kay Ava. Tanggapin mo nang si Ava ay para kay Simon at ikaw ay para sa akin. Biro ni Patty sa pakamot-kamot na si Abet. Lihim siyang napalunok sa sinabi ni Patty. Magpapayat ka muna, saka kita liligawan. Birong tugon naman ni Abet. Kapag ako pumayat, huyo ka sa akin, Abet, tandaan mo yan. Asar na sabi ni Patty. Nagkatawanan sila. Maya-mayay, sabay-sabay silang napalingon sa isang bagong sports car na pumarada sa tapat ng bahay ng mga manlulupig. Kilala niya ang sasakyang yon sa asawa niya. Lumakas ang tahip ng dibdib ni Ava, lalo na nang makitang bumaba ng sasakyan si Simon. With polo shirt, khaki short, rubber shoes at dark shades. Ano't pakiramdam niya'y higit itong gumwapo sa ilang araw na hindi niya ito nakita. Kung ang puso niya nga lang ang susundin, ay baka kanina pa siya tumakbo
upang salubungin ito ng yakap at halik. Si Simon ba yan? Akala ko sinong artista? Si Patty. Napatigil pa ito sa pagsubo ng sandwich. Sinundan ka na kaagad ng asawa mo, Ava. Baling naman ang kaibigan sa kanya. Napailin siya. Nang tanggalin ni Simon ang suot na dark shade at isuksok ito sa suot nitong polo, ay nagtama ang mga mata nila. May natatanaw siyang kagalakan sa mga mata nito. Subalit, nang madako ang paningin nito kay Abet, ay dagling na wala iyon, napalitan ng tila lumagablab na apoy. Ang akala niya'y kaya ito humakbang ay lalapitan sila. Subalit, lumigid lang pala sa kabilang pinto na sasakyan nito upang alalayang makababa ang isang magandang babae, si Andrea. Saan ba nakukuha ang kapal ng mukha ng Simon na ito para dalhin pa sa lugar nila si Andrea? Hindi man lang nito inantay na ma-annulled ang kasal nila bago nito i-expose ang kabit nito. Pakiramdam ni Ava ay nagsisikip ang dibdib niya. Agad siyang nag-excuse sa mga kaibigan. Pumasok sa loob ng bahay at nagkulong sa kwarto. Naiwang kunot ang mga noo ni na Patty at Abet. Araw ng kasal ni na Mayumi at Frank. Si Ava ang nagsilbing wedding singer. Emotional nitong inaawit ang To Grow Old With You ni Adam Sandler. Sa pinakasulok ng mahabang upuan sa loob ng simbahan ay malayang pinagmamasdan ni Simon ang asawa. Mula noon hanggang ngayon ay naiestatwa siya sa taglay nitong kagandahan, manang o sexy manang pananamit. Habang kusang gumuguhit ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi, napabuntong hininga siya at napailing. Sayang nga lang at hindi buo ang tiwala nito sa kanya. Kung ang annulment ng kasal nila ang magpapasaya rito, ay ibibigay niya iyon kay Ava, labagman sa loob niya. Ang reception ay ginanap sa isang kilalang hotel sa bayan. Habang kumakain ang mga bisita, ay nag-umpisa ng magbigay ng mensahe sa bagong kasal ang malalapit na kapamilya. Alam ni Avang nagtataka ang mga ito kung bakit magkalayo sila at tila hindi nag-uusap ni Simon. Siya ay nasa table ni na Patty, kasama si Lola Ising, Tita Mahinhin at Abet. Habang si Simon naman ay nasa kabilang lamesa, kasama si na Tito Edwin, ang tatay nitong si Mario at si Andrea. Nagpupuyos ang kalooban niya dahil hindi man lang siya nito makuhang tapunan ng tingin. Tila hindi siya nito kakilala. Kanina ngang nagkasabay sila sa buffet table ay hindi man lang siya pinansin nito at iniwasan siya. Isa pa sa kinababahala niya nang tanungin siya ng isa sa pinsa nito. Kailan daw ang lipad ni Simon patungong Europa? Ang alam daw kasi ng mga ito ay susunod ito sa ina. Wala siyang naisagot dahil hindi niya naman alam ang bagay na iyon. Huling nagbigay ng mensahe si Mario. Matapos nitong batiin ang bagong kasal at magbigay ng payong buhay may asawa sa mga ito, ay nagimbal siya sa huling sinabi ng biyanang lalaki. Gusto ko lang din kunin ang pagkakataong ito upang ipakilala sa lahat si Andrea. Umpisa ni Mario. Dumistansya pa ito sa harapan at niyakag ang babae patungo sa gitna. Napayuko si Ava. Alam ba ng daddy ni Simon ang pambababae ng anak nito at kinukonsinti pa? Gusto niyang sumigaw sa labis na sama ng loob. Gusto kong ipakilala sa lahat si Andrea Manlulupig, ang nag-iisa kong anak na babae. Pag-aanunsyo ni Mario. Napatango ang lahat at welcome na mga ito si Andrea sa pamilya. Si Ava naman ay napaangat ng mukha. Anak ni Daddy Mario si Andrea
sa kinakasama nito ngayon. Ibig sabihin, half-sister ito ni Simon at hindi kabit. Pakiramdam niya'y binuhusan siya ng malamig na tubig. Dumako ang mga mata niya sa asawa. Nanooy tumingin din sa kanya. Malungkot ang mga mata nito. Siya ngayon ang nag-iwas ng tingin. Nagkamali pala siya ng panghuhusga rito. Hindi niya alam kung paano babawiin ang mga pinagsasabi kay Simon. Nakita niyang nag-excuse ito sa mga kasama sa mesa. Tumayo at lumabas ng hotel. Siya namang paglapit sa kanya ni Andrea. Humingi ito ng tawad at pinayuhan siyang sundan ng asawa. Humingi rin siya ng tawad sa hipag. Matapos yakapin si Andrea ay nagpaalam sa mga kasama sa mesa sinundan ang asawa. Kailangan nilang mag-usap. Baka tuluyan siyang iwan ito. Mabilis ang mga hakbang ni Simon kaya hindi niya ito naabutan. Nang makalabas siya ng hotel, ang likod na lang ng sports car nito ang nakita niya. Sa direksyon ng sasakyan nito ay alam niyang pauwi ito ng bahay sa San Isidro. Nagpara siya ng jeep. Nang makarating sa kanto ng San Isidro, saka naman siya sumakay ng tricycle. Patungo sa bahay nila. Muntik pa siyang matapilok dahil sa pagmamadali. Kaya hinubad na lamang niya ang suot na high heel sandals. Nakayapak siyang sumakay sa tricycle habang hindi hiniwalayan ng tingin ang sasakyan ng asawa. Mabuti na lamang at mabagal lang din ang patakbo nito. Pababa si Simon ng sasakyan nito nang makasunod ang sinasakyang tricycle ni Ava. Matapos bayaran ang tricycle driver, gadyang nilapitan ito. Akma na nitong bubuksan ang gate ng bahay ng mga tsuhin upang ipasok ang sasakyan. Simon, mag-usap tayo. Hingal na sabi niya rito. Bakit narito ka? Kunutang noo nang lingunin siya. Napatingin sa hawak na high heel at sa mga paa niyang walang sapin. Hinabol kasi kita. Ang bilis mawala ng sasakyan mo. Paliwanag niya. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Kaswal na ipinagpatuloy nito ang pagbukas ng gate at saka sumampa ulit ng sasakyan upang ipasok sa garahe. Si Ava ay panayang sunod sa asawa. I'm sorry. Nakayukong sabi niya rito nang maiparada na ang sasakyan at bumaba mula roon. Tila walang narinig ang lalaki. Tuloy-tuloy lang ito sa pagbukas ng front door. Mister, I'm sorry kung hinusgahan kita kaagad. Bumuntot pa rin siya rito. Subalit, dadma lang ang asawa. Tuloy-tuloy sa loob ng bahay. Dumiretso sa dating kwarto nito. Mister, please, kausapin mo ko. Wala pa rin siyang nakuhang sagot mula sa lalaki. Naglabas ito ng maleta sa tukador. Naghalungkat sa dating gamit. Naalarma si Ava. Tuluyan na kaya siyang hiwalayan ng asawa? Nakakainis ka talaga, Simon Manlulupig! Dahil sa naghalong pagkabahala at pagkainis, ay ibinuta niya rito ang hawak na sandalyas. Tumama ito sa likuran ni Simon. Naniningkit ang mga mata nito nang lingunin siya. Bahala ka nga! Kung ayaw mo kong kausapin, edi wag. Kung aalis ka, edi umalis ka. Kasalanan mo rin naman. Hindi mo sinabi kaagad na kapatid mo pala si Andrea. Panunumbat niya. Pailing-iling ang tugo nito. Tumaliko dilit at nagpatuloy sa paglagay ng lungang gamit sa maleta. Mister naman! Ayoko lang kasing may mauugnay sa yung ibang babae. Dahil nagsiselos ako. Dahil mahal kita, Simon. Pero kung ayaw mo akong kausapin, bahala ka. Sana malunok mo na yung dila mo. Padabog, nasabi niya, saka tumalikod. Dahil nakatalikod na, ay hindi niya nakita ang pagningning ng mga mata nito at ang pilong ngiti sa mga labi.
Hindi pa man nakakalabas ng nakabukas na pinto si Ava ay nagulat siya sa biglang paghatak ng asawa sa braso niya. Pinaharap siya nito at ikinulong sa mga bisig nito. Saan ka pupunta? Matapos mong sabihin ang magic words, mag-walk out ka? Seryosong tanong ni Simon. Kasi nakakainis ka eh. Hindi mo sinabi ka agad na kapatid mo pala si Andrea. Hindi mo sinabi na mangingibang bansa ka. Nakasimangot na sabi niya. Pero ngayon, Ava Maria Purissima, sinasabi ko sayong mas mahal kita. Tinitigan siya nito sa mga mata. Mahal na mahal kita. Mga bata pa lang tayo. Alam ko na sa sarili ko, ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Puno ng sinseridad na pahayag nito. Sinalubong ni Ava ang mga mata ni Simon na puno ng pagsinta. Pakiramdam niya'y idinuduyan ang puso niya. Talaga? Inipit ng asawa sa lagod ng tenga niya ang mga hibla ng buhok na tumabing sa mukha niya. Pagkatapos ay inangkin ang mga labi niya. Ramdam na ramdam niya sa mga halik nito ang pagsuyo, pagsinta at pagmamahal. Sinagot na ba ng mga halik ko ang tanong mo? Nanunod yung tanong nito nang iwan ang mga labi niya. Matamis ang ngiting, napatango-tango siya. Tumingkayad at isinabit ang mga kamay sa batok ng asawa. Siya naman ngayon ang sabik na sumakop sa mga labi nito. Ngunit maya-maya'y, Sus Mario, sip mga batang ito, magsarado nga kayo ng pinto! Gulat na bulalas ni Lola Ising sa nakabukas na pintuan ng kwarto. Sa tabi nito ay ang mga nanunuksong ngiti ni na Tita Mahinhin at Tito Edwin. Sandaling naghahiwalay ang mga labi nila. Nagtama ang mga mata at nagkatawanan. Sumara ang pinto, subalit agad ding bumukas. Pero, bilis-bilisan nyo ha? Abay, gusto ko na magkaapos sa tuhod. Sumungaw muli sa pintuan ang nakangiting mukha ni Lola Ising. Masusunod po, Lola! Tugo naman ni Simon. Lumuwang ang mga ngiti sa mukha ng matanda. Pagkatapos ay muling sumara ang pinto. Naalala mo ba yung ganitong eksena noon? Nang maabutan nila tayo dito sa kwarto ko? Tanong ng asawa. Kulong pa rin siya sa mga bisig nito. Hindi ko makakalimutan ang mga araw na binubuli mo ko. Pero yun ang pinakamasayang pambubuli na ginawa ko. Dahil naging asawa kita. Tsaka ang totoo, hindi kita binubuli. Nagpapapansin lang ako. Hindi ko kasi matanggap na mas gusto mo si Abet kaysa sa akin. Nagsiselos ako. Sus, ikaw nga dyan. Parang damit lang kung magpalit ng mga babae. Pairap na sabi niya. Sila ang lumalapit sa akin. Isa pa kahit kailan naman wala kang nakitang iniiwi kong babae dito sa bahay, hindi ba? Dahil ang babaeng gusto ko ay nasa tapat lang. Pakiramdam niya'y tumaba ang puso niya sa labis na kilig. Mahal kita, misis kong maganda. May antipara man o wala. Mahal din kita, mister kong habulin. Paano yan? Marami ka ng utang sa akin. Utang? Napakunot noo si Ava. Abay, isang linggo na akong walang kanta. Sabik na tong alaga ko sa magaling na singer. Nanunuksong bulong nito sa tenga niya. Heh, loko. Marahan niya itong hinampas sa balikat. Ilang sandali pa'y sa malambot na kama, saksi ang lumang silid ni Simon sa halinhinang ungol ng mag-asawang pinakawalan ang pagkasabik at pagmamahal sa isa't isa. Pagmamahalang sinubok ang tiwala, subalit pinaglapit ng mga pusong umuibig. Wakas. Sana po'y inyong naibigan ang kwentong pag-ibig ni na Simon at Ava. Muli rin po sana ninyo akong samahan sa marami pang kwentong pag-ibig mula sa puso.
Maraming maraming